Well, unfortunately, medyo hindi nagpakita yung guests natin. Medyo natulog yata, medyo older generations. So, as a backup na nag-cancel, meron tayong secondary backup. At I don't know kung kilala niya siya or hindi. Pwede niya siya i-Google kung lalabas yan sa Google or not. Kilala mo ba ito si Mark? Ang kasama po namin ay si... Wait lang. Ano bang kilalang kilala ito? Ko yan. Si Lord, pero may U. Kung may Sarah na walang H. Ito. Pero more interesting, De Vera. So hindi lang De Vera, De Vera. But my why? Anyway, ito po yung guest natin today, si Lord De Vera. Right? So yung mga hindi nyo kilala, bahala kayo sa buhay nyo. Sorry so, na kayo. So honestly, dahil backup ka ng backup, I don't know anong pag-usapan natin ngayon. So very random tayo ngayon eh. So thank you very much, folks, for joining us today. We have a very special backup guest, backup to the squared guest, Lord De Vera. Yon. Good to see you, man. Thank you very much for joining us. Thank you for joining us. Yay. Welcome, Sir Lord. I know, man. Alam mo, Lord De Vera, kahit hindi ko alam how to spell your name, itong kasama ko si Mark Gamboa. I'm excited to meet you. Oo, hi, Mark. Nag-dress up talaga ako para sa episode na to. Full Harry Rocky attire. Yeah. Well, Harry yan, ha? Richard Tijarian, bawiin mo yan. It does not look like Harry Roque at all. Siya mismo, sabi mo yung kwento. Sabi mo yung kwento. Mark Gamboa, tell us what is the origin of this Harry Roque issue. Ah, hindi. Kasi parati akong sinasabihan sa YouTube channel ko. Nakamukha ako daw. Tapos, I told them isang video na hindi ako tatay ko talaga eh. Tapos, that clip got cut. It went viral. Tapos sa TikTok, tapos Harry Roque answered in his own Facebook page na he said na hindi niya ako anak. So masakit din. Oh, wow. Masakit din. Tinakwil ako ni Harry Roque, maya masakit din. Alam mo, so, dapat yung ang sagot mo ron is isang TikTok video din. Ano dapat? TikTok video din. TikTok video din. Mm-hmm. Yung sumasayaw ka without grace, you move with the grace of oven grease. Pwede. Wait. Nagti-TikTok ka na ngayon, Lord? Wala eh. Pero alam mo, men, sorry ah, yung News 5, nag-open kami last week, right. 2 weeks ago ng, yun nga, sinasabi mo daw ng TikTok account. Fuck! Bang! Grabe talaga. So, wag natin i-discount yung TikTok as a platform for discourse. Pwede yung, ano yan, mukhang, ang laki, men, ng... Laki. Yeah. Oo, iba yung algorithm niya, di ba? Well, lalo for politics. TikTok eh. Lalo for politics. For so politics. I think second to Facebook sa TikTok maglalaban for this election. Lalo Gen Z, no, Mark? Pakinig ako na ng isang marketing presentation kanina. Number one ang TikTok ngayon. Yan. I won't be surprised, man. Facebook. I won't be surprised. Yeah. Edge out Facebook. Right. Close second ang Facebook pero ang TikTok. May tanong ako sa inyong dalawa. Bakit biglang... Meron kasi nung unang skepticism about podcast, no? Right. No? Kasi parang, wala makikinig na Pinoy niyan, audio lang. Parang ganito, since nagre-record ka na rin lang naman, i-video mo na. So, tanong ko, lalo na si Mark na isang YouTuber, ano ang charm ngayon ng podcast? Na bakit biglang, di ba? Kasi para sa Pinoy, yung audio lang ay primitive na nakikinig lang ng ganun sa speaker. Bakit biglang may resurgence ng podcast ngayon? Or bakit, Mark, pumayag ka na makipag-team up sa akin? Hindi ko din naalam, actually. Parang may regret ka yata na sumama ka sa akin. Pero hindi, tingnan mo, dahil sa partnership ko kay Richard, ngayon, nakakausap ko ngayon, Lord De Vera, di ba? Yun! So, yun eh, yung mga Lord, bakit parang nagbablush si Mark? Sa podcast. hindi, siguro more of ano eh, yung mga pag, parang nakikinig ka lang din ng radyo eh. Like, pag iba papasok sa office or pag ano, so mas convenient, hindi lang pwedeng manood ng video habang nagda-drive or right. So yung iba siguro sa ganun and yung iba siguro gusto lang nakikinig lang, relax lang without the ano. Pero sa Pilipinas medyo bago pa din siya, hindi pa siya ganun ka economical or ganun kalaki yung kita talaga, hindi kumpara sa yeah. US na 'di ba yung deal with Joe Rogan with Call Her Daddy. Right. Like millions of dollars yata, yeah. Just to get yung... But Mark, we're just starting eh. So we never know. I mean, we can also get sponsors hopefully down the road. Kaya Lord may help us with that. No, kasi Lord, I mean, the thing is this. Ang sikat yata ngayon are two extreme versions. Either yung mga TikTok na few seconds lang, 15 seconds, or super long form. In fact, the same applies to the market of books.
Today, ang pinakabenta na books ay yung mga super short version. Yung mga version na bakit ako pogi, yung mga ganyan style or mga basagan ng trip, mga ganon. Yung, I think Leloy wrote something. Okay, like Leloy yun, ha? Oh, basagan ng trip, di ba? Or yung mga Tolstoy level na 1,500 pages, 1,000 pages. So I think people are moving in extremes na. Eh. Yung medium form ay medyo nalalaos eh. So I think if people, I really want something that deep, 3 hours, 4 hours, that's why I think Joe Rogan has been doing very good. Or they want 15 seconds, just TikTok, just for me to forget about anything like that. So napansin namin, for me personally, dahil madaldal ako, if there's one direction I want to first move towards, it's really podcast. Because here, we can go 2-3 hours, wala akong problema. Yeah. Ang TikTok ang medyo nahihirapan ako kasi I started doing FBL live among others. Ang problema lang sa TikTok, how can you get people's attention in 15 seconds without losing respect for yourself? Right? So yun yung concern ko, Lord. Like, I'm absolutely sure what I need to do to keep their attention for 15 seconds. Alam mo, Richard, sorry ah. Pag sa generation kasi natin or sa ginagalawang mong mundo, ang impression mo sa TikTok ay pagsayaw. Actually, yun. Din. Yeah, I know. May explainers, di ba? That's what I've been... Explainers. Oh. Go, Mark. I would talk to different politicians kasi syempre sa work ko with sa politics and all. I would always tell them na yung TikTok is not just for dancing. It's a short-form YouTube. Parang YouTube siya na shorts. 1 minute lang. Pero yung editing, ang pinaka-main attraction sa TikTok is yung editing tool niya sa loob ng app. Yun, grabe siya, bro. Grabe yung... Yung editing, di ba? You can do so much doon sa... Yun ang MacBook, bro. Grabe. Kaya yung creativity, doon napunta. So, ang nangyari sa YouTube, sa Instagram, lahat sila, ang direction nila, to be more like TikTok. So, yeah. Sa YouTube, sa amin, nagkaroon ng YouTube Shorts. Sa TikTok, they emphasize more on video. So, sinusubukan nilang ikopya yung sa TikTok na without leaving the app, you could create talagang napaka well edited, ang daming effects. Nakikita mo yung mga iba na parang mawawala yung ulong ganun. That's ang daming mga ibang ginagawang effects with just the using the TikTok app. Tapos ang pinagkaiba pa niya, parang sa TikTok kasi nag-stories ka Instagram, pero yung ang lakas ng chance maging viral. The number of views, it really feeds onto people's, lalo na kung mahilig ka into getting a lot of views. Sa TikTok talaga, it would really feed your addiction. Tsaka followers, di ba, Mark? Madali kumuha ng followers. Correct. Like 60-70 million, makuha mo yun sa 1 year if you know what to do, right? Good luck getting that on Facebook, or Twitter. It's based din sa views. Kung marami kang views, your follower goes along with it. So sabay lumalaki. Pero yun nga, mas malaki yung chance mag-viral sa TikTok kumpara mag-post ka. Mag-post ka sa Facebook page ang konti ng manonood kasi Facebook wants you to pay para maraming makakita. Right, sa TikTok, you post there. Yeah. You say something about Bongbong Marcos or you say something about Lenny Robredo. Right. Pag-check mo next time, ang dami na kasi ang dami nang mag-engage, ang dami magko-comment, ang dami mag-stitch sa'yo. So, talagang very addictive. It's the future, right? Ikaw, Lord, may sasabihin ka na hindi kayo... I mean, you can keep your dignity and do well on TikTok. Can you tell me about that? I want to hear from you about gusto dignity and success. Gusto ko siya i-explore kasi it disciplines your messaging. Thinking right. into compressing it into the most essential. Distill mo siya. Pero, ang challenge din kasi doon is to distill it in its most fundamental essence. Right. Pero how to make it catchy, which is in theory, if you think about it, is the whole point of messaging, no? Right. It's an art in that sense, no? Dapat witty ka. I mean, it's like witty but visualized, diba? Witty kasi, and visualized. Kasi Lord, ikaw malakas ka sa Twitter, no? And of course, I've been doing pretty okay also on Twitter. And yung sinasabi ko yung market, malakas ang mga hindi DDS and BBM sa Twitter because they're good in using few words. I'm not saying anything against some side. I'm just saying like, pagdating sa wittiness, yung medyo biting, acidic, sardonic, medyo magaling. Maraming magaling dun sa other side eh. Kaya on Twitter, medyo no match. Napansin mo, Lord, medyo mahina yung mga DDS, BBM on Twitter. Hindi sila, they cannot pull it off. But now, mukhang bumabawi sila sa visual version, no? Which is, which... Pero although gusto ko ting sabihin, one politician who's doing really well sa TikTok and parati ko siyang pinupuri sa vlog ko, si Chel Jokno.
Right. Na-gets niya how it works kagad. It's very easy naman eh. Napakagaling mag-gets eh. So he's able to show yung kanyang character, yung kanyang personality. Duet sa kanya, di ba? Yung duet mode ba yan? Yung like when people are teasing him about yung sangipin niya. So doon niya ina-address. So, ang galing nung team niya. Sorry Mark, I have to correct you on that. Gilagid, according to President Duterte. Gilagid. Ito na si Lord. Gumising na. Welcome, Lord De Vera, to our latest episode. Pero sabi ko, ini-interview namin siya parang 3 months after nung binanata siya ng Pangulo about his gilagid. Right. Sabi ko, sir, actually, you can use that to your advantage. Ang gilagid ng hustisya. Ang gilagid ng Senado. Gusto ko yan. Parang, alam mo, Lord, ikaw pala may pakanan eh. Walang ngipin kung walang gilagid. Panindigan mo na yan. Gusto ko yan. Welcome to the show. Parang ganun. Interesting din kasi na nag-jump on that format siya. It's doing really well. Sa literature. Meron akong paboritong Argentine writer si Jorge Luis Borges, no? Right. Meron siyang pinasikat na form ng storytelling called ficciones, you know? Right. Fictions. Hindi siya essentially short story. It's a combination of a parable na istorya na philosophical treatise na nirap mo sa isang kwento, kunyari. Na minsan, yung form na yun ay kinukontradict niya sarili niya. Tapos, puro sumikat siya sa ganun. At si Borges actually never wrote a novel. Tapos tinatanong siya lagi ng mga tao na sa South American literature, ang nobela, mga, of course, Gabriel Garcia Marquez, may mga stories. Liosa, yeah. Lahat yan, karamihan, ay mga nobilista, no? Right. Tinanong siya, bakit hindi ka nagsusulat ng nobela? Sinagot niya, bakit pa ako magsusulat ng nobela? Eh, masasabi ko gusto kong sabihin ng 5 paragraphs. Right. So that's TikTok. So he's the forefather of TikTok. Tingin ko, actually, lahat ng mga early art forms, like, yung mga montage, mga song, mga juxtaposition of seemingly unrelated images to with another, ay ginagawa na ng mga Soviets early night. Dawn of cinema, sila yung unang nakaisip ng mga ganyan, Soviet montage na melange of different contradictory genre and everything like that. Ito ay nilagay ko dito. Ayan. May bago siyang sinasabi. Medyo cocktail. So, isipin mo, extend mo yung ganung argument, have MTV, the language of music videos. Diba? You have the language of cutting, editing, mga ganyan. So, ngayon, extension lang to ng mga inargue ng mga aesthetic thinkers from the past. Right. Tingin ko. So Lord, but of course the reason why hindi ako nag-TikTok ng matagal kasi hinintay ko bumili ng China phone because TikTok is all my data goes Tencent, 'di ba? Diretso na yan sa Beijing, Shanghai, no? And of course in my line of job that's the last thing I want, no? So I had to buy a different phone for that and then figure out how to use a Xiaomi or something like that. Ikaw Lord, kahit why do you think the Chinese at gano'ng pa-racist yung argument mo? Hindi! Alam mo, sumo. Pwede mong i-extend yung argument niya na yung headphones na suot mo, yung mic na ginagamit mo, kahit sabihin mo yung faux wood na nasa likod mo, lahat yan ay galing China. Wala kang kawala. Yes, Lord. But there's a difference between made in China and made by China, right? So Huawei is really a China brand. And by the way, you know, actually I was about to praise China because para sa akin, while I have concerns about security pagdating sa data, because China is not known for data privacy the way we understand in normal sense of the word, at the same time, you know, I praise China for their technological innovation. Kasi for a long time, pag sinabi mong China, pinagtatawanan na kopya lang yan, second rate, third rate lang yan. But today, alam mo, Lord, pag titignan mo, the Chinese are already ahead of everyone else in major, major areas of innovation. Naalala ko, few years ago, nasa China ako, in Tsinghua University. Kami lang mga tanga na gumagamit ng pera. No? Like, we went to the store, bibili kami ng mga noodles, naglabas kami ng pera, tapos yung mga 70-year-old, lahat digital, QR code lahat. This is 2015, 14, my goodness, right? Like, they're ahead of us by generation. And like, I felt embarrassed taking cash around. So, nun palang nakita ko,
I saw the future and it works, right? Yun ang sinabi ng isang puti pumunta sa Soviet Union. Like, I saw the future talaga sa China. Yung friends kong iba, pinapakita nila sa akin, robotic na everything. So, actually, you know, we make fun of China and all, but they're actually ahead of the West in so many areas. Tignan mo yung TikTok, di ba? It's like iMovie / Instagram / Facebook, everything is there. Tignan mo yung WeChat, right? Tignan mo yung Alibaba apps. It does everything at the same time. So, actually, for me, I'm super impressed by China. Yeah. And my fear is that they're so advanced, they might know everything about me more than I know about myself or what Mark Zuckerberg got for me, right? May dadagdag pa ako dyan, Tol. Yes, Lord. Si Xi Jinping, di ba? Yung Chinese government, meron silang ngayon na panukala na ilimitahan ang social media use ng mga bata. Tama na yun, di ba? Games din. Gaming also. Games, Games. At saka private tutor. Private tutor rin. Yeah. Bawal na. Tutusin mo? Okay, ano yun? Sabi mo Orwellian. Right. Pero may point siya. Kasi No, Lord, tama siya, di ba? Actually, I agree. Para sa akin, sorry I'm cutting you because I want to get pushback because you didn't give me a chance. I'm actually so impressed by China. I'm writing a book on China now, China's New Empire, no? And not impressed necessarily that they're good and everything, but I'm just saying the level of development nila is like incredible in the past 5 years. And now, titignan mo yung ginagawa ni Xi Jinping sa China, bawal lang private tutors. Why? Because they want to make sure yung mga mas mayayaman na they can get the best tutors hindi ahead of time. They're cracking down on Alibaba, Tencent, all of ByteDance, etc. Why? Because lahat ng mga data inaangkin ng mga companies niyan katulad ng ginagawa ng Facebook and all. So now the government is stepping in and making sure yung data, which is important for everything, for security, for economy and all, hindi ma-monopolize ng mga iba't iba. Even Jack Ma, no, was not free from the hammer that came down from all. And yung ina-emphasize ni Xi Jinping na prosperity for all. Kaya sabi ko nga, Lord, if you look at Xi Jinping, he's like Mao Zedong but with money. Right, like he has the ideological drive, but they got a lot of money, right? I think yun yung nakikita mo even sa mga diktador, slowly we make better versions of dictators. Nagmi-mutate in a good way into better dictators, di ba? Tingin ko naman. In what sense? In what sense better, Lord? We sort of learn from the mistakes of the past. We get the best lessons, di ba? You get the best lessons from Machiavelli and apply them in the most practical aspects of governance. Mm-hmm. And eventually, you take what works and you discard what does not. Parang ganun. Okay, tanungin ko si Mark. Sa YouTube, Mark, tingin mo ang YouTube ay magkakaroon siya ng slow degeneration kasi sabihin natin Google ang may-ari, ano? Kahit Google. Parang unrelated o magkakaroon ba, kunyari, ang Facebook ay there's talk of rebranding. Ang YouTube ba, tingin mo, ay ewan ko, mag-evolve ba siya into something better than its present incarnation? I don't see sa ngayon. But what do you mean? Parang it is forced to change or forced to evolve. I think the biggest change happening now to YouTube is yung sa TikTok nga. Kaya merong tinatawag na YouTube Shorts. Yun yung pantapat nila sa TikTok. Pero kasi yung YouTube Shorts, walang masyadong monetization eh. So, hindi siya din ganun pa masyadong pinipick up nung community. Pero kasi yun nga, YouTube pa rin is dala pa rin ng ano eh, dala pa rin ng kita eh, yung monetize pa rin. Right. So, as long as yung creators like us are earning money from it and gawa lang kami ng gawa and people are still watching. So tuloy-tuloy lang siguro siya. Pero yun nga, nagiging sariling echo chamber din kami. Alam mo, tsaka alam yung mo, rabbit hole, no? Yung rabbit hole na pag-tinit mo to. Yeah. Alam mo, sinasabi ko kay Richard Parate from the very start of our podcast, ang problema ko sa kampo ng nila Lenny, okay. Sa opposition. Mga anti-Marcos, yun na lang sa'yo. Anti-admin. Yeah, sige. Wala masyadong presence doon sa amin sa YouTube. Yun ang big problem. Up until recently. So ngayon, meron na 2, 3, 4, 5. Pero up until recently, wala. As in zero. So araw-araw, merong mga YouTubers with 500,000 subscribers, naglalabas sila ng ganito yung martial law, ganito yung ano, maganda, maano. So, walang sumasagot doon sa kabilang side. Yeah.
kung may sasagot siguro, baka sa Twitter sasagot. O sa anong teorya mo doon, Mark? Bakit ganun? Kasi mababa ang tingin nila dyan in terms of diskurso as platform producer. Snob ba yan? Snobbery ba yan, you think? May halong snob, may halong... kasi it's YouTube is Marcos territory sa Pilipinas eh. So kung gumawa ka ng content na anti-Marcos, people will mob you kaagad sa YouTube. So maski ako sa channel ko, I am not exactly anti-Duterte. I'm just pro-Isko. Pero merong mga issues na I don't agree with Duterte. Example, yung sa ABS-CBN. So I stood my ground. I'm pro-ABS-CBN. Pero that summer, pinutakti ako ng ano, ng pambabasyo ng mga DDS sa YouTube. So talagang inatake nila ako that summer. Kasi after ilang buwan, nakalimutan na nila. So ibang storya na ulit. Safe ka, safe ka. Yeah, pero hindi, pero kasi natitiis ko, kilala ko sila eh kasi yung doon ako nagtataka kasi sa YouTube, you can live full time sa YouTube lang. So merong incentive to make money doon sa YouTube. So I'm not sure bakit wala sa side ng opposition na what you would call an opposition vlogger. Wala eh. Mm-hmm. Ngayon, sa side ni yung Nen, video mo lang, Lord, yung nakita ko lang. Meron kang ano, an Hacienda Luisita and Cuango, yun lang. Ikaw lang na nakita ko na hindi pro-Marcos na medyo nagtrend doon. So that's very good resource para for people to know about martial law. Kaso, ang problema, that was made how many years ago ba o months ago? So, people always wants to watch something new. They want to be entertained. They want to be updated. They want to be kung nagsalita itong si Banat Bay or si Sangkay Janjan about sa Marcos rule. So gusto nilang may sumasagot sa kabilang side. Yun ang walang masyadong nangyayari sa YouTube. Up until recently, ngayon meron na I saw mga 3-5 pages channels na that are pro Lenny. So in fairness, sisimula na ngayon as we near the election. Ikaw Lord, ikaw anong take mo sa YouTube na yan and all of this historical wala sarili, revisionism. Wala akong sariling YouTube account eh. Chard. Yun nga eh. Bakit? Ba't wala akong The videos I do are for TV5, for News5. Right. They're part of a segment and somebody uploads that to their YouTube channel. Pero iba pa rin kasi sarili pero mo, diba? Bakit? I want to know nga eh. Kasi yung kasama mo dyan sa station, of course, si Rafi Tulfo. And of course, he's earning millions upon millions sa kanyang YouTube channel. So I would think na that would be parang incentive enough for other broadcasters like him na okay itong ginagawa ni Rafi, masubukan ko din nga. Pero my style, my show, maybe different from what I'm doing at TV5. Yeah. Pero yun. Oo. Ano to na exactly doon? And then, so bakit... Yeah, hindi ka ganun ka-active on your own. Why don't you have your private channel? I would imagine many would be very interested. Kasi ikaw, artist ka rin. I mean, you're kasi not... takes a lot of work para sa akin. Yung segment lang na ginagawa ko, takes a lot of work, takes a lot of research right. per episode. Mukha lang ganun, mukha lang kami nang gagago. Pero of course. There's so much writing and editing that goes into it na para gumawa pa ako lang para sa sarili ko, parang dinoble mo pa yung trabaho ko. Parang ganun. Why not behind the scenes? Because I mean, I'll be honest, Lord, that's my issue also. Like I have to write and everything like that. Then also, so what I do is I do FBI live, then repost it na lang dyan sa issue. Kasi wala na ba energy? Hindi ko kaya yun. Pero boost na ako eh. Early 2010, 2011, napilitan lang ako magkaroon ng Facebook account. Kasi nung may nagsabi sa akin na, Tol, parang kayang ginawa mo ah. Ha? Saan? Sa Facebook. Wala akong Facebook account. So for the longest fake identity. For the longest time, oh my goodness. Hindi ako interesado the thought social of media. Exposing yourself. Right. Quote unquote, ganun, sa mga tao na hindi mo kilalawas. Absolutely horrifying. Horrifying idea. So you're an introvert, Lord? Are you an introvert artist? Is that your drive? Hindi naman. Drive, marami vibes? Lang akong ginagawa siguro para sa sarili ko. Na yun. Pagdating doon, may nagsabi sa akin na meron at least 10 na accounts na pangalan ko na hindi ko... Grabe. Hindi sa akin. Sabi ko, okay, siguro wala namang mawala. Yun. May nag-open ng account una para sa akin din, handed the reins over to me. Yun. Ganun
Tapos, post-post. Actually, kasi ginawa ko yun kasi part ng trabaho ko. Right. Parang ganun. Lord, can... Kung hindi sa part ng trabaho ko, hindi ako mag-ano. I actually started wanted to start here, no? Pasaway ka kasi, you wanted a different kind of intro. But usually my style is, I want to start with your background and all. Kasi, I mean, I know you, you're Lord De Vera, right? Mark knows. But how did you start with this whole thing? I mean, you started musician first. Parang naalala ko nung kabataan namin, hindi ko alam sa'yo. Ayoko nang babawa yung mga ganun. I grew up as an, ano, I grew up listening to NU 107. NU 107 was my high school years. And ako, banda din talaga ako. So that was my first passion. Mm. So of course, Radioactive Sago and lahat ng mga bandang kasabay nyo. That scene, I followed every single one. So Mark, sorry if I may ask, ilan taon ka na? 37, okay. Mm-hmm. Si Richard, alam ko na ilan taon itong hayop na to. Mas early actually, 30s, yeah. Bago ako nagbanda, reporter ako sa dyaryo. You started as a reporter. I didn't know that. Yeah. So writer ka talaga. Mm-hmm. That's your first craft. 6 years ako sa dyaryo na pag-aari noon ni Teddy Boy Locsin. Hindi niya tinabot yung dyaryong Today. So after Daily Globe, nagkaroon ng Today. So para more or less, it's a same phylum almost as the Daily Globe. So yung ganung klaseng ano. So I was writing, how is he as a boss? How is Teddy? Junior to? Junior? Junior? Of course, junior. Although I also wrote for the Free Press. Right. Sabay, oh. How is he as a boss? Sorry. Ibang channel na. Sobrang bait, pare. Ah, yeah. In person is like that, diba? Napansin ko rin. Nagkabutan din kami sa ABS eh. In person, men. In person, mahihayin siya. Very gentle. Sobrang kung ano yung napababasa mo sa mga tweets niya, sa mga editorials niya, right, sa mga columns niya. Although, kung journalism student ka nung college at mababasa mo si Teddy Boy sa mga columns niya, you'll be a fan. Right. He's a good writer. Yeah, he's galing. A good... Yeah. Pro styling. Right. Sarcasm. Right. Yung level ng pagiging acerbic niya. Men, right. Ibang klase. But your background ba is journalism sa college? Sorry, yes. We met a lot, but I never knew what is your background. I thought you're just an artist, musician. I was a journalism major. Right. And I UST, was diba? Oste ka, diba? Oste. Yeah, Oste. Yeah. And I was a Philippine Daily Inquirer scholar. Oh, wow. Yes, sir. Interesting. Finally. So I'm learning. Now I'm very excited. Okay. Okay, then you went and worked with Teddy Boy. So Teddy Boy essentially is a mestizo version of Duterte, right? Because Duterte is also very nice in person, right? Ganun dati. Oh, okay. What do you think happened? Can you talk about what is your psychoanalysis of how Teddy became what he is today? May sinabi si Teddy Boy dati, hindi ko makalimutan. An advice his father gave him one time was, whenever you break bread with someone, parang you have this sort of social obligation or moral obligation not to talk shit about that person. Okay. Yung dinner table level. My level of trust and I see that. Yes, spiritual bond. Okay. All right. So I'm sure you're not gonna badmouth me in the future because we have broken more than bread together. Ah, yeah. Oh. Right. I wanted to just understand where he's coming from. Yeah. Uh-oh. Sorry, Lord, I didn't want to put you on the spot. It's because many people are just wondering, how can someone so elegant in his prose as a kind of speech writer of Cory end up as a foreign secretary of Duterte and then do things like that? Because we raised that question with Harry Roque also, diba? Yun lang. I didn't want to, sorry if you think that I was not asking you to badmouth a person or anything like that. I'm just trying to understand the evolution of the person. Kasi if you talk about Teddy Boy, she wrote the Cory speech delivered to the US Congress. Exactly. Sinabi yung congressman, it's the best speeches I've ever heard dito sa halls ng US Congress. Right. Ano? Tsaka yung speech din ni Duterte sa UN General Assembly at last year. Diba? I think Teddy rin yun. It's very Teddy. There's a signature. Malalaman mo kung Teddy Boy yung speech. Exactly. We're not bad-mouthing. Again, I'm praising the guy. Well, although he trolled me online and blocked me, I'm okay. Hindi ako bitter na tao. I give credit where credit is due. I'm just saying like that. Ewan ko sa kanya yung bitter siya sa akin. But I have no... I just wanted to understand as someone who worked with him before because ako kami, nag-abutan lang kami sa ABS. He was just smiling and nice. So, kilala mo ba si Jose Lito Zulueta ng Inquirer?
I think so. Yeah, I think so. Yeah, Benito yeah. Zulueta used to have this column noon sa Chronicle, Manila Chronicle. Right. Si Teddy Ron was Cory's hindi lang speechwriter. Right. She was Cory's ano? Legal advisor or something like that? Hindi naman. She was Cory's ang tawag dito. Okay, parang spokesperson. Chief of staff? No, not chief of staff. Pero parang communications? Sa comms, no? Parang PCCO, parang ganun. Oo. Nung wala pang PCCO. Oo, parang ganun. Oo. So, isipin mo, si Teddy Boy, nung Cory time was really protective of Cory, no? So, yeah, of course. And nung time na yun, nagbabanatan sila sa column, pare. Mm. Lito Zulueta, no? Tapos right. Nung nakita sila finally in person, sabi ni... Tinanong ko si Lito, parang, oh, ano sabi ni Teddy Boy nung nakita kayo? Alam mo sabi ni Teddy Boy sa kanya, my God, you're so young. Yun. Right. So, may ganong dynamics siguro, no, na interesting. Madaling magkaroon ng ganong anghang na exchange kapag hindi mo pa nakikita yung tao. Right. So, maybe he enjoys it, right? Baka na-enjoy niya yung tension, yung intellectual exchange and all. I mean, there are people who like it. I mean, they get something out of it. First debate ko, tinalo ko si Leloy. Lahat nag... Kasi, I mean, like, who is this guy out of nowhere? No? Kasi tinalo namin sila. Tapos sobrang... I broke bread with Leloy, so I'm not gonna say anything, but I love the guy. I'm just saying, that's how we got to know each other. Parang, whoa, what happened there? First man, sa San Beda pa yata yan. But anyways, okay, let's move forward from that. Yeah. Because again, I know, I'm sorry, if I didn't want to put you on the spot. Like, I was just curious, honestly. As a political person, I'm just curious about... Pero kasi, okay, Chad, hindi mo masisisi yung tao kung if he protects his president, inappoint siya. No? I think that would be the height of bad taste. Kung inappoint ka na at binabanatan mo siya. Oh, no. Absolutely. So of course. Let me be on the record. Sorry, Marka, if I'm cutting on this because, you know, naging colleague din namin lahat and, you know, Teddy Boy is really an interesting character. I was asked actually to interview him before. He kind of turned down. Parang I think inaano-ano lang niya ako. And then I interviewed Mahathir right after. So I was like, okay, you want to bring me down? Sorry, I got someone more important. But anyways, I don't want to go there. But the thing is, I don't know. I mean, I just want to understand the psychology of the person. Where is he coming from? Yun lang naman sa akin eh. Oh, by the way, Mark, do you have a question? Sorry, I lost my train of thought. Medyo emotional. This is very... I can sense also si Lord. Si Lord rin biglang wait lang. Parang medyo na-jorogan tayo. Medyo got dapat minsan control. Siguro si-invite din natin Teddy Boy dito. No? Yeah, basta don't say Adarian. I'm sure he'll... No, ako, by the way, Lord, I want to say actually, I like the combination of Lorenzana and Teddy Boy Locsin. The Lorenzana-Locsin for me is a very good combination. They have... you know, make sure yung alliance natin with the US is on a good footing, hindi yung subservient, pero on good footing. Yung with China, very tough in statements in Locsin, sometimes a little bit over the top, but tough. So actually, you know what, Lord, I like what is he doing as a foreign secretary vis-a-vis the West Philippine Sea and China-US question. Let me be on the record. I've actually written on that. So hindi ako nagbabola dahil nalaman ko lang yung broke bread together. So actually, I like, that's why I'm just curious about this person because I'm not a hater. I'm just wondering what happened, but from your perspective. But anyways, let's move forward. So, meron pa akong non-secretor. I think, nakikita niyo ba kunyari pag si Teddy Boy ay is about to deliver a speech. Right. Tapos he gets bored in the third paragraph. Tapos, ang feeling ko kasi kung tutuusin mo, kung ikaw si Duterte na napaka-interesting mo, quote-unquote, na speaker. Authentic. Kasi magbabasa ka ng something bland. And, right. Sure, hindi. Itatapon mo talaga, men. Right. Diba? Right. May feeling ko, kung si Teddy Boy yung nagsulat nun, na tailor-made to your personality. Right, right. Hindi mo itatapon yung speech. Right. Which he didn't. Sa UN speech. Oh. Kaya feeling ko, itong mga pagmumura, mga off tangent sa mga pronouncements, right, ay kasalanan ng speechwriter. Right. Kasi, hindi ka gumawa ng speech na alam mo na sang-ayon doon sa temperamento ng iyong principal. Right. Gumawa ka ng isang bland, generic something na... Best spoke ang kailangan. British best spoke, yeah.
yung parang pagdadamit yan, di ba? Bakit mo ipipilit itong ganda, isang... Okay na analysis mo. Yeah, this is interesting. Isang damit na parang... fit na fit sa'yo. Yeah, exactly. Oh, that makes sense. Ikaw, Mark, anong tingin mo doon? Ikaw, anong take mo kay Teddy Boy? Again, kasi I don't want to put Lord on... Sa kanya, yung sa, ano, sa DFA, na yung mga positions niya, like, sa US, sa China, so... Okay, di ba? Okay, siya. I actually like him. Ako, I don't have problems around with people na, yun nga, minsan palamura or yeah, may mga ganitong ano. So... Yeah. I'm more attracted pa nga to people na ganun. So, sa akin, may editorial si Teddy Boy dati na hindi ko makalimutan. Meron siyang describing Rafael Alunan. Of course, kilala mo si Rafael of Alunan. Of course, si Rafi. Diba? Yeah. Uging, di ba? Rafael Alunan. Ano na yun, ha? Guwapong-guwapo siya. Sa Baguio kami doon. Oh, there you from. Panahon ni Ramos to, pare. Of course. Sala. DILG Rafael, secretary. Oh. Yep, DILG. Rafael Alunan, the only cabinet member who does not look a hemorrhoid. Look like a hemorrhoid. Grabe! Sinasabi niya editorial niya? Pinablish? Grabe! Naging PDI columnist yung isa dyan, ha, sa cabinet members. Like same page pa kami. Grabe! Trollish talaga yung style niya pala. So he really likes provocative. Noon pa lang. Noon pa lang. Value me. Ano ba yung tsura na hemorrhoid? Let's not get there. Alam mo, Lord, ikaw kasalanan mo yan. Baka mamaya may pay. I-google lang hemorrhoid. Oo, sige. So, nag-reporter ka under Teddy Boy. And then how did you get to the music and all of the other things? Kasi, sorry, I'm yet to read your reports if my copy pa yan. But I got to know you really for your music. Your satirical music. At saka yung manaw kang jazz. Ayoko ng baboy. Pulis ang tatay ko. Kasi ginagaya ka ng mga kaibigan ko sa bahay. Sa'yo yung kaibigan mo na pulis ang tatay ko. I know. I mean, how did that genre, oeuvre, if I can use the term? Nung nagre-reporter ako nun, may banda na ako. In fact, nung college pa lang, may banda na ako. Even before I joined the newspaper, nagbabanda na ako. 6 years nasa dyaryo ko, tapos... Mm-hmm. So I'm sure you want to know how I got from being a newspaper reporter to someone musician. On TV. Okay. Yes. So 6 years jaryo ko nung 2001. Madrid, Barcelona. Madrid. Madrid. Oo. Madrid. Ay, Abadelis. Lord de Vera. Manong ka ng ang probinsyano. Ang inasal. Sisi. Man, namiss ko si Carlos Celdran bigla. But okay, go. You were saying. Yung transition mo. Oh. So after 6 years, nung 2001, nanalo ko ng isang... Palangka? Isang... Well, after that contest, no, sa NCCA, it's called the National Writers Prize. Right. Tapos nanalo ko ang premyo noon ay isang grant, no. Yung grant then is 250,000 for one year. Wow. Noon. That was big. Mm. Ang mangyayari, you get 1 year to work on a book. Oh, wow. So, parang advance mo 'yun, parang wow, that's interesting. Nanalo ko for poetry. Yan. So yes, that I know. Yep. Nanalo ko doon. So okay. Ang ginawa ko, kapal na mukha ako, nag-quit ako ng trabaho. So after 6 years, medyo stressful sa dyaryo, man. Sorry, pag-reporter ka. Of course. Kaya nga, I had no idea yung palang background mo. But that taught you resilience and ano, di ba? Yung talagang improvisation, boom, 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 man, di ba? Iihi ka by 5 p.m. lahat kayo parang oh my god. Maiihi ka sa stress. Yan, yeah, I know exactly. Yeah. Wala pang social media. Correct. May internet pero wala masyado. Nanalo ako ng grant. So I quit my job. So for 1 year, I had to work on a book kasi di na ako bumalik. Anong book dapat yun? Sorry, Lord. What book you were? Poetry book also? Or on specific topic? I mean, kailan ka nagsusulat ng poetry? Like, pagtapos na yung report mo, nagsusulat ka pang stress release? I mean, I'm just trying to understand your artistic medyo process. Medyo ganun. Yun ang stress release mo. Kasi parang meron akong ilusyon na makata ako. Yan. So, nag-quit ako ng job. Tapos, nung somewhere along the way, itong si Patrick Paez of nasa TV5 na siya noon, uh-huh, ask me, mm-hmm,
who knew, probably knew me from hindi ko alam kung sa Jari, may Jari, pero he knew my band. Tapos sabi niya, baka interesado ka to, I'll give you a segment sa TV5 where you do a sort of audiovisual editorial, op-ed, ganun. So parang may column, pero 3-4 minutes, pero probably may music, may right. commentary sa mga, ganun. So kung may editorial, may Lord Vera version, parang ganun. So parang ganun. Mm-hmm. So I call the segment Word of the Lord. Ayun. Right. Yeah. Yun. So that's para, where talaga Yo, may para may blasphemy ng konti. Yun. Yeah. So doon nagsimula yung TV ano ko, yung broadcasting career mo. This was sa TV5 na. So you start doon na din talaga. Mm-hmm. So nung panahon na yun, ang nanonood lang ng TV5 ang 10 tao siguro. Tayo lang, parang IBC, mga IBC. Huh? ABC 5 pa ba siya noon or ABC 5 pa? Oo. ABC 5, yeah, yeah. Is it the time nung anong year pa yung Tropang Trumpo and mga ganun, pero hindi pa mga ganun. Hindi pa immediately. So, yung naalala ko nung mga few years after. Hindi ko pa makalimutan, wala pang pera yung ABC 5 noon. Men, yung sasakyan namin sa coverage, sobrang jologs yung sasakyan, itutulak pa namin siya. Wala pa. Pre-pangilinan money pa ito. Man. Tutulak namin yung I see what's scrappy pala. Scrappy journalism. Yung Toyota scrappy. Revo. Yung Toyota Revo noon dahil nasira yung alternator ng yung van. Tutulak namin kasi hindi namin kaya magbayad kami ng mga alam mo, Lord, alam ko anong sulat mong libro, Memoirs. Yan ang gamitin mo yung 250,000 so, na binigay. This was, you were in Novaliches na ba nun? Sa ABC5? Novaliches. Okay, abunado na pa. Kasi papakainin mo pa yung crew. Yun! Ano ba kinakain niyo? Ang pulutan. Hindi naman, nandun pa rin yung studio, diba? Nandun pa rin yung satellite. Nandun. Sorry, nasa Mandaluyong na kami. O yun nga, social na eh. Ibang level sorry. Na ngayon eh. We have so, pangilinan money. Since those years, you stayed with Channel 5. Tuloy-tuloy yun. Nandagal na din pala sa... And then how did you get the music? Yung Ayoko ng Baboy, yung mga ganyan, yung Pananierap. Oh, that was way before, man. That's 1999 pa lang. Meron yun. 90s, okay. Mga late 90s. Those were my high school years. Alala ko nung... Paano mo naisip yung Lord yung ganyan style? Yung did you get it from someone specifically? Were you inspired? Oh, yeah. Yung parang hindi commentary ko, parang commentary din sta eh. Parang editorial singing ang tawag ko dyan eh. Are you guys familiar with beat literature? Yeah, beat literature. Yeah, okay. Now I see. So, yeah, sila yeah. Jack Kerouac, right. Allen Ginsberg. Ito yung mga 50s poets who were quote-unquote rebelling against the establishment. Right. They were rebelling against the formal constrictions of American poetry. May pagka postmodern parang ganoon, yes. Early postmodern. Kasi kung late 90s, ito din siguro yung panahon ng Rage Against the Machine and mga ganoon. Mga ganoon, yeah. 'Di ba? Tapos before that, Mark, yung background ko, punk rock. Ang unang banda ko punk rock talaga. Yung punk is actually a philosophy unto itself, no? Of course, yeah. It's rebellion, it's going giving a big fuck you to the establishment. Anti-establishment, yeah. Yun yung high school influences ko. Tapos yung college, what bands did you listen to nung high school? Mga punk bands like the Dead Kennedys, the Sex Pistols, and Descendants. And from the, actually, hindi mo pwede maliitin yung mga bandang yun because from those bands, I actually learned hindi lang sarcasm, hindi lang hindi lang anti-authoritarianism, but I actually learned global politics because of those bands. Right, no? Right. May isang banda, yung Dead Kennedys, sa sinabi ko. They had a song called Holiday in Cambodia. Mm-hmm. No? Right. So Indochina War. But this was the 80s. Right. Okay, bakit Holiday in Cambodia? Saan in Cambodia? Right. Wala pang Google na to. So, so makakita ka ng Time Magazine about Pol Pot, Khmer Rouge. Khmer Rouge, yeah. Ay, punyeta. Ito yung sinasabi ng pinapakinggan kong banda. Tapos ginawa pala nila ito. Tapos biglang magbabakasyon ka sa Cambodia. Oh,
freak. It's sarcasm. Ganyan. Irony siya. Kasi mapapanood mo yung Killing Fields sa pelikula na, holy fuck, talaga. Okay, right. Million ang pinatay. Yeah. Hindi ka pwede mag-holiday dito, pero right. Okay. So, ito pala yun. Ito yung irony, ito yung sarcasm. Ganyan, no? Pangungutya sa Filipino. Tsaka revolt, no? Kasi tingnan mo yung mga rock ng 70s, 80s, Cold War ito. Yung any moment, pwede magkaroon ng nuclear Armageddon. So there's also this sense, there's this existentialist moment. Ito yan. Yung 80s mga punk bands, yun ang mga tema na lang. Exactly, yun ang napansin ko. Anytime, pwedeng suma. Oh, before pa na to, ah? Before yung here, ano? Before the falling of the Berlin Wall. Berlin, actually, 1989, yeah, November. Oh, before yeah. pa to. Right, actually, exactly. Ang mga tema ng mga hardcore bands doon, especially sa UK, was correct. Global eradication. No? Yeah, apocalypse. Oh, yeah, apocalypse, essentially. Kung tutuusin mo, posible nga. No? So, doon ako nang gagaling. Tapos, nung college, madidiscover mo na, mm-hmm. okay, meron pa palang isang countercultural movement mm-hmm. way before all these 80s punk bands. Correct. We're actually speaking of the same thing. Right. No? Tapos, and they actually were able to marry that so decades before Glasnost pa itong mga hayop right, na to. Right. No? They were actually able to marry that with Eastern mysticism. Correct. And you mean Indian? Indian, more yes, like Indian Zen, or Zen, mga ganun. Yeah, yeah. Yeah, totoo yan. Yeah. Yung sila Allen Ginsberg. Correct. Jack Kerouac. Right. They were talking about stream of consciousness. May Alan Watts na yan. Yeah, medyo may pagkaganan na. Yeah. Correct. Na tinatahi nila sa meditation. Correct. And in fact, yung kanilang the beats, no, itong ng triumvirate na yan, William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Si itong mga taong to ay nagsasalita na about mind altering practices. Right. No? Even before the age of acid. Right. So, isipin mo yung mga tula nila na may ganong impluensya. Mm-hmm. Tapos, yung mga imagery nila actually predates the language of MTV. Mm-hmm. Even way, way before. Right, no? Right. Yung surrealismo, no? Right. Na pinapractice din noong mga pre-World War I European poets. Right. Ay binuhay nila. Right. May Dadaism and all din, yes, di ba? Malaki. Mean, exactly. Malakas ang exactly. Malakas ang Dadaism, yeah. At ginamit nila yon para i-apply sa exactly. kanilang right. To rage against the sort of industrialization of American right. culture at that time. Right. Yun. Right. So post-war na parang industrialized lahat. So, sa industrialization na yun ay parang kinakain mo yung individualismo ng tao. Right, so, right. They were raging against machines that. Machines lang tayo, automata. So, ang interesting yeah. kasi ng mga makatang yeah. yun, they were sort of philosophers then. Of course. They were talking about, they were resurrecting yung transcendentalism philosophy of mga Thoreau, right. mga Diana, no? Henry Thoreau, yeah. Walden, so, yeah. So, binubuhay nila yung mga ganun. Right. Na nilagyan nila ng countercultural elements. Right. So, doon ako nang gagaling. At in fact, Chard, Mark, yung thesis ko nung college, beat literature. Oh, okay. So, can you tell us about your thesis? Sorry, I'm so nerdy now. So, I'm yeah, super excited about tayo, it. Tayo sorry, sir. Medyo na-excited ako. Yeah. So, can beat literature. So, right. Yun. So, saan talagang galing sa thesis mo? No? Okay. So, paligyan mo yung thesis ko. Baka may mga ano pa ako dyan. So, ito rin kasi yung mga beat writers ito. Interesting. Before, actually, yung rock and roll, alam natin right. rebellious siya noong 50s. Of course. But something more rebellious at that time was jazz. Of course. African-Americans, marginalization, Deep South. Kung tutuusin mo, no? Sila Charlie Parker, correct, John Coltrane, all these great jazz names. Absolutely, yeah. They were junkies, pare. No? So, hindi lang... Outsiders talaga, yeah. Outsiders. So, hindi yeah. sila marginalized music-wise. Right. Before double jazz, marginalized. Before yeah. jazz became a cocktail, oral backdrop for hotels, right. jazz was something right. Esoteric right. and voodoo-like.
to most white people. Right. No? So, until Elvis Presley and all began to kind of flirt with it and get inspiration, right? I mean, Elvis Presley, in Memphis, di ba? Memphis, unang nakarinig ang American ng rock and roll, ito something. My God, cover your... kids, cover your eyes. Which craft yan? Oo, totoo lang. Incantation. Yeah. Oo, totoo yan. Actually, paulit-ulit ng mga chorus, incantation yon. May video lang. Right, exactly. Yeah. So, ang beat writers... they were marrying their poetry with that jazz, no? Correct. Interesting. Ako, sa thesis ko noon, inisip ko, paano kaya kung in-apply ko sa Filipino context, ito bang ito? Because they were talking about the tama, same thing. Tama. No? Si Allen Ginsberg was, he had this, great classic poem called Howl. Right. It opens with a line, I have seen the best minds of my generation destroyed by madness. Ganun. Kasi he goes on to illustrate kunyari yung mga imagery from Negro streets na nag-shoot sila ng heroin. Right. Na pinapakita niya yung the darker side of American society. So may social commentary na. Yes, very, very exactly. much. I see. So, sa yung isang to lang yon yung Howl, nalagay niya ang influences from the Tibetan Book of the Dead. At the same, ang haba siya eh. Mahaba siya. Parang siyang one unexpurgated howl talaga. Yeah. No? Bading pa siya. Yun yan. Si Allen Ginsberg. Right. So right. lahat ng mga tabu sa lipunan noong 50s. Right. Outcast talaga siya. Yeah. Multiple outsider. Siya. Yeah. Oh, ngayon, before siya namatay noong 90s, parang celebrated na siya. Yeah. Nako-op na siya ng mainstream American literature. Capitalism, yeah. So, doon ako nang gagaling. But so, Lord, bakit ka na-attract sa ganun? And ano yung reaction ng prof mo nung thesis na yan? Was this a pioneering thing? Sorry, my background is not journalism, so I don't know the state of analysis noon, time na yan. Were you a pioneer? I'm not saying glorify yourself, but marami bang ibang gumagawa ng something, this kinds of connecting of the dots? And then ano yung reaction ng prof mo noon nung ginagawa mo to? Mabuti na lang dahil yung thesis advisor ko was also our dean, which just happens to be one of the major poets in English, no? And Frankie Jose would attest to that, no? Right. Dr. Afela de Malanta, yan. Right. No? She may be a dean, but she was not your typical graying bureaucrat. Yeah. Ganun, ano? Mas open pa siya sa'yo, mas sexual pa ang kanyang pananaw sa mundo kaysa sa'yo. You never know, Lord. You never know. You haven't seen my other side. Yeah. Di pa na publish yung novel ko eh. I refer to the imperial kayo. Yo. Sige. Go. So si Dean. Yeah. Nung present ko sa kanya thesis ko, and she happens to know these poets and study these poets. So, wala siya problema ron, no? Hindi ko alam kung... Isipin mo, no? Journalism major ako. Yeah. My thesis was literary. Yun nga, yung parang comparative literature ang dating niya sa akin. Eh. Yeah. I mean, this is pero not kasi, typical journalism. Yeah. Ang journ program namin sa USC was half journalism and half literature. Which makes sense. That's why you can become good writers and poets and etc. Right? I can. And why were you attracted to this? Yeah, sorry, Mark. You wanna go? At this time, were you writing your own poetry na din? Were you using it for your band, for your music? Pareho. Kasi, I think all the best song lyrics are distilled poems. Ganun. Of course. Na, I think for me, a great song, whether it's pop or avant-garde, is anything you can listen to repeatedly. And every time that you listen to it, you get something new meaning. And new layers of meaning come out. Yes, no? I mean, I think someone said something like poetry is the closest we can get to the ineffable, right? What you cannot express in prose, what you cannot express in poetry is the closest to that. But it still doesn't capture the ineffable, but it's the closest we can get into that. So I can see where you're coming from. Ikaw, Mark, do you have more questions? If we're able to capture the ineffable, there would be no art. There would be no use for art anymore. And there's no language because you're already Nirvana, right? I mean, that's the whole point. When you're Nirvana, sabi nung, laging sinasabi ng teacher ko sa akin, right.
poetry is a language raised to the nth power or the nth right. level. And poetry is saying the unsayable. Yun. Correct. Correct. Mm-hmm. And Filipino ba yung poetry mo? No. No, it's English. English. English ka. Uh-huh. I see. Your bandmates are Radioactive Sago Project. Sila na yung kasama mo during that time or did you meet them after college na or after college na? Para, after college. Meron akong interesting story about that. Yes, part. please go ahead. Kasi noong 1998-99 mm-hmm. my very first book of poems mm-hmm. Published by Anvil. Meron kaming konting ano noon, parang promo, promote mo. Ano? Iniisip ko noon kasi coming from a musical background, parang okay, imbis straight reading lang ito na boring naman. Bakit hindi kaya kumuha ako ng isang drummer, isang sax player or trumpet player? Tapos the way the beat writers or the beat poets would do it, may accompaniment. So yun, doon nagsimula yung Radioactive Sago Project. So we started with one drummer, one trumpet player, and one bassist who happens to be my brother. Oh, was at that time, okay. Mm-hmm. Studying at the UP College of Music. So may UP connection talaga. May UP connection. Yeah, yung pala. From then on, yung tatlong backup na yun, trio na yun, right. Naging quartet. Kasi may isang kasama siya na okay yung ginagawa ninyo ah. Sama ko. Kasi UP music was classical. Yeah. Talaga, nag-jazz kayo? Sige, sali ako. Yan. Tapos, from quartet, lima na kami. May dumagdag, may guitar player. Kasi parang okay ginagawa ninyo ah. Game. So, dumagdag hanggang after one year, less than a year in fact, walo na kami. Okta na. Mag-okta na kayo. Kayong original na okta. So how did you get discovered or how did you get your songs into the sa radio mainstream or yeah. May record label ba or manager ba kayo? Ano? May record label. Totoo. Kasi parang wow. From literary events, may mga nakanood na parang, "Uy, may banda ka daw. Napanood ka namin." Sa isang gantong bar kasi nagba-bar nagre-reading sa kami sa mga bars eh. So from bars nasa right. mga bars na kami with ito mga metal na mga rap metal mga naka-dreadlocks sa chomo-chonky sa likod mga ganyan. Was the time din rise din nila eh nung yung mga rap metal na. So kasabay namin sila na parang okay, I think we can live with this, you know. So nag-UP fair na kami pagkatapos yan. Right. Saya. Mm. Ganun. Tapos pag-ano. Tapos yung Viva, nagbigay sila ng ano ng offer. So our first album was actually under Viva. Yun. Wow. How many albums were able to release? Yun lang. Eventually. Tamad kami. In 14 years, naka-4 albums kami. 4 albums. Is it because very meticulous kayo dun sa creative yes. process? Right. It's very right. Meticulous. Oh. Can you tell us, Lord, more about that? Because I think a lot of people have a misconception. Great writers, great speakers, great comedians, and all. Ano lang, genius lang maya. It's just, you know, it's just gift from God. And what I think many people don't understand is that there's a lot of backstage activity going on. I mean, I remember Joe Rogan explaining just to get one line right, no? Yung saan siya mag-pause. It takes him like three tours maybe sometimes to get that. And I think many people do not appreciate that. Can you tell our audience about how mahirap po maging artist na totoo, no? Hindi correct. Yung ano lang. Mahirap alam talaga mo, siya. Ang daming tao, kala nila si Dave Chappelle, pag yeah. gumagawa siya ng mga comedy specials, hindi nila alam, pinapractice siya sa harap ng yeah. salamin yun, man. Hindi yung gumising na siya, tapos yun lang correct. Sasabihin parang niya. Parang galing-guling yun, ang isip niya yun, ano. Hindi yun. We do literary workshops, no? Mark and Richard. We've been doing that since 2004, 2005, no? Sa UST. Right. A lot of kids think that writing, alam mo yan, Hidarian, right. happens at the flash of inspiration. Right. It's a spontaneous moment of creative genius, right? Yeah. Sa workshops, right. durugan talaga ng ego yan. Correct. Minsan akala mo ikaw na yung pinakamagaling na campus writer na galing-galing tula ako.
Tapos may isang makata na mas patanda sa'yo, comes here, you present your work. Parang, alam mo, first line mo pa lang, mali na yung grammar mo eh. Tapos, my God. Sabog, boom! Oo. Boom! Chukabam. Lagi ako pag nag-workshop, sinasabi ko, hindi lang pagsulat, but all works of art. Right. Para siyang carpentry, para sa akin. Correct. Carve out the beauty. And, Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko pwede sila kasi inspired ako. And I think working for a newspaper taught me that. Right. Yung grinding process, crappy. Yeah. Yung editor mo, walang pakialam kung wala ka sa mood magsulat. Basta 3:30. May deadline. May deadline, yun. Correct, correct. Discipline na talaga yung discipline kailangan mo. Kaya sa totoo lang, may nagsabi dati, alam mo kung lahat ng tao nag-work lang under the engine of inspiration, siguro sa 100 lang yung malibro natin sa mundong to. Baka wala, hindi pa na-invento yung libro eh. Baka nandun pa tayo sa hunter-gatherer mode eh. Kasi hindi inspired eh. Tulog si Kay. Totoo lang yan. Sa totoo lang, ganun. Tapos sinasabi, kaya nga ganun na parang it's more than, okay, gusto ko i-dissuade yung notion ng art. It's more of craft. Yeah, yung mythology. Yeah. Craft talaga siya. Yeah. So it's lahat. 80% perspiration, 20% inspiration. That's my philosophy. Like correct. 80% of my writing, lalo yung mga footnotes and endnotes, good luck dyan, di ba? Correct. Isang dalawang araw yan, di ka patapos eh. Alam mo, lahat yan, pati sa broadcast. Exactly, right? To get may it mga right. Times yeah. doon na si Ted Filon, I had sub for him. So right. One time, kailangan na, I work with Ted Filon, lumipat na sa ano, no? Yeah. We are aware of that. Hindi lang namin alam anong mangyari kay Nolly De Castro, but yeah, you were saying. My God, yung marami kasi, they just swing it eh, no? Yeah, they just swing it. That's the term, yeah. They just swing it. Pero okay, si Manong Ted is one of those people na, ayop to ah. 3 hours, kaya niya. Okay. Boom, boom, boom. So, ultimo yung mga stingers na parang, my God, ba't nila handa yung may stingers na gano'n nakakatawa? Yeah. Pinaghahandaan nila yon, man. Meron correct. Isang army of researchers na the day before pa lang, after itong episode na ito, right. Pinag-uusapan nila yung the next day's episode. So, yeah. The brainstorming, the preparation, and all. Sorry, Mark, I have to tell that because you are an influencer primarily, di ba, Mark? So, obviously, matrabaho yung ginagawa niyo. But I want you to also understand why marami sa amin working in mainstream media or university and all, honestly, kapos kami. I mean, like, by the time na gusto namin gumawa ng video analysis, talagang pagod kami. Na. You can see my eye bags all the time. I'm really stretched, no? Kasi nga, the level of efforts we have to go through things. I remember once, Lord, one of my op-eds for New York Times, I had 5 to 6 rounds of draft. Umiyak na ako by 5th time. Yung diba? First two, okay yung first editor, yung regional editor. Third draft, pumunta ayon ng Asia editor. Fourth draft, ayon ng chief editor. My fifth draft, sabi ko, hindi ko na i-publish yan kung ayon yun. Ayan. And then guess what? I ended up on the same page as Bernie Sanders. So like, it was worth it. It was definitely worth it. Pero that's what I'm telling you. Like, it took me 1 month to finish that op-ed. Like, it's like, it was insane, but it was worth it. I mean, like, may tanong ako sa inyong dalawa. Of course, coming from that... Siyempre nakita niyo yung talagang high level ng journalism, no? That how do you feel about yung nangyayari ngayon na YouTube journalism na yung mga Kalye survey. Yeah. not Kalye survey, yung people get many Pinoys getting their news from people, ngari katulad ko, katulad ng mga ibang kasama ko sa YouTube or sa Facebook. So how do you feel yung ganung at meron mga tao talaga their main source of news ay sa mga katulad ko, yung mga sa mga ibang kasama ko din, yung iba more sana nga katulad mo eh. Okay lang sa akin. Pero I mean pareho kami ng right. Diba, yeah. Like example, like sila yung mga banat pa niyan, there are thousands of Pinoy who get their news from no edit, no nothing, no fact checking, bara-bara, parang nangyayari din sa States na they get news from people na same ideology as them or same right. camp as them. So echo what chamber. Do you feel about that coming Ikaw, Lord. Kasi Lord, let me preface that, no, because I remember very well nung election day
may buffet doon sa likod sa TV5, no? So nag-interview tayo, I think si Erwin Tulfo din yung isang nag-interview sa atin, kasama tayo. And then we had a talk at the back, no, in TV5, and we discussed about what will be the future of journalism in the Philippines. Of course, I'm not going to divulge the details of that, but you kind of came off as true, right? In a sense, you know, I would say, as bad as things are, or Maria Ressa is saying, I mean, we're still not Russia, right? I mean, we're not Turkey. We're definitely not even Malaysia or something like that. But at the same time, something has changed, diba? I mean, I remember back in the days, 2015, 16, pag ikaw na sa ABS-CBN or ikaw na sa GMA or ikaw na kasulat ng ganun, you're the authority, right? Now, parang kung mainstream ka, it's actually a liability. Ay, compromise ka, nag-work ka sa oligarchs, hindi ka, scripted ka, etc. I remember what some of the FBI live I do, someone was commenting, are you reading a script? And I was like, what? Like, no, this is just Heydarian, right? This is just how I do it. Parang ang tingin nila, kung nag-succeed ka dyan sa mainstream, that means scripted kang tao. You cannot, nothing, wala kang real talk, no? So for me, that has been a massive change in the dynamics. And in my case, wala, you have to work with what you got. But at the same time, I still have to do my mainstream job. This is my day job. This is what I love. This is what I respect. Ikaw, Lord, ano masasabi mo dyan? What is your analysis there? How are you navigating this new landscape, including TikTok landscape? Bago ko sagutin yung kinukuha ko muna itong aking chaser. Okay. Ayan na. Ayan na. Hindi ko maalala yung kala ko. Kala ko, ano mangyayari? Kinabahan ako, like, wait lang. May sinabi ba ako na biglang magnanak-nak si Lord dyan? Ay, Darian, buksan mo yan. Ba't mo binukin yung discussion natin? But you remember that, Lord, di ba? Yung nasa likod tayo, buffet, hotdog na malamig na. Actually, yung araw na yon, naglasing ako. Madaling araw. Oh, man! Kasi oh, sabi ko, woo! Wag lang manalo tong kandidatong ito. Kasi nung time na yon, she stopped drinking for 3 months. Sa buong buhay ko, malaking pause yun. Of course, yeah. Sabi ko, okay, wag lang manalo tong kandidatong ito. True enough, hindi nga siya nanalo. Hindi siya nanalo. Tapos, pero, sagot sa tanong mo, Richard, nasa punto ako ngayon na mas malayo na siguro yung tingin ko. Long term. Hindi ko muna judge to sa immediate sa context. Mas pang mahabaan. Mas curious ako siguro, paano natin i-judge to 10, 15, or 50, 30 years from now? Right. 2050. Sigurado ako, si Enrile buhay pa rin ang mga panahon na yun. Kailan ba yung next Red Moon? I think yun. Red Moon ng cycles niya. Iniisip ko kasi na while this may be a very interesting blip sa history ng communications, right, interesado ako doon sa pag-transfer din o pag-shift kunyari ng something like YouTube, no, na platform na kung tutuusin mo, parang kung brand siya, kasi may rebranding, ano, okay, sabihin natin na para siyang bagay na wala tayong choice, pero kundi to live with it. Na may, of course, immediate consequences para sa atin. Pero paano kunyari ko nag-rebrand ang YouTube dahil meron siyang genuflection? May self-reflection siya na mali pala ginawa ko. Tapos totally, binago niya yung sistema niya. Mas doon ako interesado. Anong mangyayari sa... Ano yung... At sabihin niya na parang, okay, guilty ako kasi parang may January 6, may Trump, mag ganyan, etc., etc. Mas doon ako interesado. So don't you think like US, China will copy them? Sorry, Mark. No. I mean, but there's a competition eh. Kasi that's the risk for... Kasi for like news commentary vloggers like me or politics vloggers like me, yun yung risk namin if you get deplatformed eh. If magising si Google bukas, tanggalan ko nga ng monetization tong si Mark. So that's already half of my income na. Mawawala na kaagad. Right. Pero kasi sa US, ginagawa nila yan. There are conservative vloggers or conservative media people the platform inalisan ng monetization. So what they did was they try to make money from their ano na subscription service. So they use YouTube to promote their, it's not monetized, pero okay, if you buy this mug,
bakit hindi nag-succeed yung call dati ng mga supporters ng dispensation na lumipat na tayo sa VK. Alam niyo yung VK, di ba? Mm-hmm. Sa Russia. Okay, bakit hindi na gano'n yun? Bakit hindi nag-take off yun? Pati si ano, di ba yung gitarista? That transfer was from Facebook to VK ba? Paano nga? Hindi ko maalala yung story na yun. Hindi maalala kong VK. From kasi, diba, Facebook ba or from Twitter? From Facebook. Facebook kasi yun, parang, Facebook yun. Medyo nag-start, nag-crackdown ng quote-unquote yung Facebook sa mga fake accounts. Ganyan, oo. Tapos lahat sila nag-call. May isang nag-call na, kalokohan na to. Oh, mag-VK tayo lahat. I opened the VK account. Ha? I remember that time. Ha? Oh, sige. Sige. Yan, explore natin yun. Ano nangyayari? Kasi ano eh. Kasi may factors eh. Una, the product has to be good. VK has to be as good as Facebook. Pangalawa, all the cool people and the big stars and the celebrities kailangan pumunta din. So if they don't go there, walang susunod. Or I'll be ano, there. Parang B ba yan? Mother, Queen B. Diyan nag-effective yung TikTok. Kasi it started out as a fad na sayaw-sayaw, pero they found a way for people to stay. They got all the big celebrities to do TikToks. They got that. So people, sa mundo ng sa social media, people need a reason to stay. Mm-hmm. Kailangan na hatak or content. Yeah. Content is king naman eh. So dapat merong steady source of content, and in the same way na they doing now sa Parler tsaka sa Twitter, di ba? Na ngayon bakit ako pupunta ron? They're breaking off. Pero kaya 'yun actually eh, di ba? Kung if the big stars are there, if the big celebrities are there, if Donald Trump is nandun sa Parler or si ano, so posible. Di ba, may bago si Trump, di ba? May announce the other day truth. They're open. 'Yun. Mga truth social. Ano tingin niyo ron, Mark? Ikaw. Tingin mo magki-click 'yun? Kaya. Kasi if as long as yung control doon sa Republican Party and susunod yung mga lahat ng mga lahat ng mga sumusunod sa kanya na mga congressman, yung buong ano, yung sila Marjorie Taylor Greene, sila Ted Cruz, sila lahat ng kanyang lineup ang nandoon sila. Magbabalkanize. So sarili na sila doon. They create their own echo chamber. I think it would work. Okay. Pero syempre, kasi alam mo, isa sa mga ano noon, parang okay, isa sa mga kontrata noon para ka makasali ay hindi ka pwedeng mag-talk shit about Trump, parang ganoon. So may censorship din sila. Oh, so hindi, they're building their own echo chamber din. So ganoon din. Tapos ang mangyayari pa niyan, of course, susuportahan niya ng buong machinery nila like si Fox News, re-report, o si Trump said doon sa ganitong account niya, ganyan. Tapos yung buong, kasi I follow both sides. Pero feeling ko, Mark, they will turn on Fox News na rin. Newsmax ngayon na pro-Trump. They're gonna devour their own fathers. That's how it works. This is how it works. Race to the bottom na to eh. Kasi nag-ano din eh. Hindi na nagpapa-interview masyado si Fox sa Trump eh. Yeah. Wala. Nag-ano na sila. May divorce na sila with Murdoch. So, let's see. Kasi it keeps on getting more extreme, di ba? Lahat ng kanila all-stars on their Mark, side. By your logic, hindi ba parang okay yung idea na andito tayo sa, okay, sa punta tayo sa club, lahat ng sa club na to ay pare-pareho tayo mag-isip at tayo ay cool lahat. Pero hindi ba minsan yung idea ay parang ano yung point ito na tayo-tayo lang nandito, parang hindi natin ma-antagonize yung mga nandun. They can always go there. Pwede naman silang pumunta doon para makipag-away. Pero that's where they get their news. That's where they get... Kasi there are days na ayaw mong away eh. There are days na gusto mo na... That's why, kasi like ako sa YouTube, people watch my channel if they want to watch news na medyo mas positive kay Isko Moreno. So, Isko Moreno fan, so you might want to watch... Curated, yeah. Oo eh. So ganun eh. So there are days na you want... na gusto mo puro positive lang. Oh. Gusto mo sabay-sabay yung ibabashi ganito, sabay-sabay nila ibabashi AOC. So doon walang kabilang side doon sa echo chamber nila na yon. So I'm not sure if kasi tas ang isa namang problem diyan yung will it be sustainable na ano. Right. Pero kasi merong mga companies naman na syempre that's kabilang side eh. Marami din ang millions din sila diyan eh. So
some companies would want to support Trump or support yung kanilang mga politicians. So, yun naman ang tanong eh. Will it be sustainable? Will it have advertisement eh? So, ikaw, Lord, may tanong ka ba? May sasabihin ba? Mark, tayo-tayo lang nandito, no? Patuloy lang tayo nag-uusap. Bakit ba umalis si Nolly De Castro sa ano? Bakit umalis si Nolly De Castro? Sorry, Mark. Ganyan ang style natin with Lord. Okay. Yeah, yeah. Tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang naman. Okay, tayo-tayo lang. Hindi ako, alam mo, the day he, na lumabas sa news na he left, I spoke with him mga 3 days before. Kasama ko pa siya. So parang okay naman that time. Ito ha, hindi ko eksaktong alam what happened. Pero all I have are mga rumors, mga sabi-sabi. There is one rumor na baka na pressure daw. So I'm not sure kung saang side galing yung pressure, kung sa isang side o dun sa kabilang side. Siyempre meron siyang ties sa pareho, diba? Right. So yun yung isang rumor. The other rumor was sa pera, parang yung pera pang kampanya, pantakbo. So maybe isang rumor din yon. Tapos another one is yung sa kanyang health, yung pag-ikot-ikot kasi syempre of course si Kabayan and of course yung sa age niya and with COVID and all that, so maybe that's a consideration. Pero yun yung mga narinig ko, but I'm not really sure yung eksaktong rason. Ikaw ba, Lord? Anong take mo dyan? Anong take mo kay Isko? What do you understand? Sige, let's try to end this on politics. Para, ikaw, Richard, ano yung pinaka-charot dun sa mga pinaliwanag ni Mark? Actually, hindi ikaw unang nagtanong na off the record. Actually, even off the record, ganun din ang sagot ni Mark. Magaling yan si Mark. The next Ari Roque nga. ikaw, Lord, anong take mo sa ano? Because one of the things I try to understand about it, actually, dahil nga sa podcast na to, medyo I better understand niya, kaya pala ganun ka-weird si Lord. This is palang weird na, tapos hindi pa niya, very open-minded, esoteric. So, I can see where is this coming from, okay? Thank you for that. But ikaw, I mean, satire seems to be your thing, no? And for a long time, sinasabi kang kulang sa Pilipinas, kulang tayo ng Borats, kulang tayo ng mga Colbert, kulang tayo ng Saturday Night Live. Parang ikaw lang yung alam mo kung satirista sa atin eh. Oh, with Bayaw siguro and some of the other folks. Bakit yung state of satire sa Pilipinas ay medyo underutilized sa tingin mo? Or maybe you disagree with me, but parang feeling ko sayang eh. Like, and napansin ko, Lord, actually I learned a lot from you. One of the things I learned from you, maybe not all good things, but maybe this is the better one, is something like, minsan pag sa mga trolls, huwag mo na seryosoin, 'di ba? Parang patulan mo na hindi mo pinapatulan. It kind of works, but only of course to a certain degree, because I remember what Charlie Chaplin said. He said, "If only he knew about the Holocaust, he would not have made that movie The Dictator." Because I remember what you said about humor against authoritarianism. But even Charlie Chaplin said, "Abot sa isang level whereby humor will be inappropriate." But anyways, I want to understand your philosophy on satire, especially in era of Dutertismo. And who knows, it's possible era of Macoismo. Sorry. Second time na nangyari yun. Okay. Bakit sa bigla nang nagkakaroon ng hiccup? Medyo na ano ko eh. Name. Yung mga ano. Weird lang. Kasi Macoismo. Yan, Macoismo. Go. Ang republika natin, ang nation natin was actually founded by satirists, no? Sila Delgado, sila Plaridel. Right. Ang Nolly is a satirical piece of work. Of course, yeah. No? Yes. Philly was something. Philly was dark, no? Plaridel, Del Pilar, sila Graciano, Lopez, Haina. May mga satirista lahat 'yan. At kung tutuusin mo, ang laki ng bayag nila. Kung sinasatirize mo nun, mga praile. Yung Espanyol. Yeah, I know. So, mga praile. Men, at sila Del Pilar, gagawa sila kunyari ng mga pamphlet na pinapalitan nila yung mga misalets ng Abaginoong Maria, gagawin mong Abaginoong Barya, to refer to the greed of the friars, etc. Ibang level lang ng
laki ng bayag yung mga ganun. Right. Ano, irreverence. Kasi, yeah. Oo. Oh, may mga nag-theorize pa nga na ano eh, posible yung katipunan was the idea of Plaridel. So kung right. Iko-connect mo yon, may mga sa Teresa ang nag-found ng ano natin. Exactly. That's what I'm saying. Like we started with novelists, etc. And then parang now, I'm just trying to understand what is it. Parang napaka kapos eh. Kapos ang feeling ko in terms of we need an art, total you, art response to the situation in the country. Satire and dark humor. Right. Minsan kasi, abot ka sa punto na, okay, paano mo isa-satirize with the dark humor yung isang leader na mas kupal pa sa yung sa ating lahat. Yeah, yan ang mahirap. Yep, that's the, actually, yeah. Ay, alam mo, Richard, where you can find satire din na marami? Sa TikTok. Mm. Against Duterte. Right. Doon. Yeah. Actually, yeah, I'm saying, na. Yung ganun, oh, but I'm just thinking like yung talagang exactly program sa Indian. Dedicated. Example lang. Yeah. Si, di ba? Wally, si Jose Manalo. Wally, Wally and Jose. Yeah. Di ba si Jose Manalo. Jose. Kapapanalo lang ni Duterte noon. Lahat ng mga Pinoy comedians, meron tayong the fine tradition of impersonation. Exactly. Kaya Ate Glow. Oo, oh, di ba? Lahat. Yeah. Oh, ito. Napansin mo, si Jose Manalo, tumigil. Exactly. That was my point. Yeah. Parang, natakot. Okay. Natakot. So, merong something siguro to na hindi niya tinuloy. Yun. Right. Yeah. Pag tutukusin mo, baka yung followers you actually found out na ang pinaka nakakatakot sa lahat was not open opposition but actually satire. Indirect. Right. The moment na in-impersonate ka na, ibig sabihin pinagtitripan ka na yan. Yep. Or that, picon yung mga politiko natin. Or picon or kung sino man yung object of satire na tinitira mo, actually knew the value and the power of satire na right, especially Duterte who knows when to cause when kasi may theory kami ni Leloy Claudio separately arrived at that yung General Luna for us was the template for Duterte around 2016. Oh, ikaw anong tingin mo dyan? Do you think we should blame our friends who are behind General Luna? I mean, nakasabay din natin hindi sa naman siguro tapos. Hindi naman siguro nagets ko naman na dahil maigsing pelikula lang, well, hindi ko sinasabi maigsing pelikula, hindi siya short film. Hindi. Mahirap kasi na napipresent mo, may komplikasyon kasi yung presenting people na parang binaries, no? Na ginamit yung word yun. Tama yun. Na parang, okay, yung nasa kabinet. Traidor or parang patriotic. Ganun lang, ganun kasimple lang. Yeah. Alam natin na complex ang human behavior. Yeah, 50 hindi shades. Simple yun. Okay. Right. Hindi ganun kasimple. Kaya nga, alam mo, sabi ng mga ibang gumagawa ng pelikula na probably the future of film na may kinalaman pa rin at magandang babalik tayo sa pinag-usapan ng simula. Na ikaw, sinabi mo, extremes, no? It's either very short or very, very long. What was my prediction again? Okay, sabi mo na ang tendency ng tao ay they go with two things. Right. It's the extremely brief, no? Right. Or the kilometric or the novelistic form na long form. Natingin ko, kunyari, in terms of storytelling, yung mga Breaking Bad, sa tingin mo, kung 6 episodes lang ang Breaking Bad, kunyari, magkakaroon siya ng ganong impact? Hindi. No. Kasi pinresent mo na lahat ng taong involved, kunyari, ultimo sibling Narcos sa dalawang seasons lang. Yeah, kapos eh. So, kapos, pero kailangan mo ng dalawang seasons para ipakita yung even to or Game of Thrones. Game of Thrones, diba? Na pinakita mo lahat sila ay hindi clear-cut black and white personalities. Yeah. Lahat sila ay may maraming complex complex personalities. Kasi sabi nung isa, marami nagpipredict na parang mas gusto nilang manood in fact ng mga series kasi hindi ganun ka-clear cut ang human behavior, men. Yeah. Textured characters and all. Yeah. Hindi ganun ka-clear. Pero 'di ba sinabi ko baka after Duterte si Vice Ganda na yung next president. kung extreme sa ang switching natin. May truth diyan kasi ang tendency natin sa Philippine electorate is we always tend to vote for the polar opposites. Yeah, every 6 years, not 3 years. Yeah. Men, sa totoo lang ah. Lahat,
lahat si Lelo yung nagkamali sa prediction niya. Yeah. Ikaw, ganun. I said dark horse, di ba? I said dark Duterte horse. Is a dark. Pero September. Pero kung dark horse si Binay dapat yun, di ba? Yung dark horse. Hindi, hindi. That would be racist. Racist ka. Ayan, bawin na ako. Racist ka. Actually, iniisip ko nga, baka ang pinaka-realistic kung ano, kung if you go by that, yung pattern ng polar opposite. Basta babayang next president. Baka Cynthia Villar pa nga, men, eh, di ba? Yeah, sabi ko. Kahit lang, pero... Alam mo, grabe si Cynthia. Like, grabing, she's a walking, as a grabing, ang dali siya i-meme, di ba? Yung, yung sinabi niya, yung research pa kayo sa Kalabaw. Oh, di ba? Last week, presentation ng Departmental Agriculture. Technical working group. Tingnan natin kalokohan. Nagmura pa nga siya, eh. Totoo siya, ma. You get the best parts of Digong na may ganun. Yeah. Parang chill lang na right. Baing matanda na sa totoo lang. Tapos methodical siya, di ba? Oh. Lahat ng land sa bansa meron silang titulo. Oh. Tapos sa ganung aspekto, isipin mo na parang alam mo, yung gusto kong sulod na presidente, yung boring lang yung press con niya. Diba? Tulugan. Yung parang, kaya Trump, Biden, di ba? Trump, Biden. Oh, Obama, ang Trump. Ang gusto mo sa press con, or sa pamunuan in general, gusto mo parang kuryente lang siya. Right, right. Hindi mo nakikita, walang drama, yeah. Pero alam mong gumagana lang yeah. Siya. Pero hindi right. Pwedeng mag, hindi ka pwedeng mag-operate sa buong buhay mo kung wala yung kuryenteng yun. Right. So, gusto mo ng ganong klaseng leader. Basta wag lang 2 a.m. yung talk, diba? Okay lang sa akin, boring. Basta wag lang 2 a.m. Oh, kasi kami sa newsroom, sa totoo lang, ah. Kucha, ang in-appoint, ang nilagay namin ng mga tao para mag-monitor. Mga bata, kasi pagbatanda, hindi na pwede. They don't sleep. Pero ito naman, yung sa boring na ano, hindi kaya ganyan yung ginagawa ni Bongbong ngayon. Right, na boring siya. Hindi nakikipag-away, tahimik lang, puro mga... Pero gano'n naman talaga siya, di ba? Ano ba tingin mo kay Bongbong Marcos? Because he could become our next, di ba? So, anong tingin mo kay Bongbong Marcos? May theory lang ako. Okay. Sige. Gusto ko yung mga Lord theory. Kailangan ng palagihain si Mami. That's my point. Exactly. 92 na. Yung gusto niya sa final, terrace. Final last kasi man, na-interview ko na siya eh. Exactly. That's my point. It's all about Imelda. This is an Imelda life. Sobrang chill siya. Sobrang chill niya lang. Yeah. Na parang, ang basa ko sa kanya, ayoko dumaan sa ganitong shit. Feeling ko may, right. May, parang anak, sorry, pero kailangan natin ibawiin ang pangalan. Malakan niya. Buhay right. Pa ako. Right. At buhay ako para makita natin na para sa tayo ng thing. Yeah. Di ba dun sa ano, The Kingsmaker, di ba ganun yung sinabi ni, ano, ni Imelda? Yeah, his father became president, youngest president. Look at him, he's already 60 plus and he's just a senator. Tapos yung mukha ni Bongbong Marcos kasi parang sorry to disappoint yung mom. Kasi tapos siya yung crown prince eh. Crown Prince na yan. Parang ibang gusto sa buhay, di ba? Kung hindi naalis si Ferdinand, siya dapat ang susunod eh. Yeah, yun nga. Diba? Eh. Pwede kita i-debate dyan, Mark. Kasi, si Aimee dapat? Aimee. Oo eh. Kasi parang Aimee, di ba? Ang sinabi of Bongbong, he has great parang lower body muscles, ganun eh, di ba? Kasi Aimee is more like him. Ganun. Right. Pareho ko naka-interact yung dalawang yan. Tama. Same lang. I mean talaga for me is really the yeah. More mommy siya eh. More hindi, mommy. Baka patriarchic ano eh, di ba? Parang sa North Korea, di ba? Puro lalaki yung ano. Yeah, pero my sense is Aimee will be the power if ever BBM wins. I'm just saying like Aimee will be running the liaisons and everything like that. No, I mean, yun lang sense ko eh. Ang hindi ko lang makuha kasi parang ini-expect ng mga tao na okay ka sana pero i-condemn niyo yung ginawa ng pamilya niyo. Wala namang gagong gagawa na, na parang okay tatap presidente pero para tanggapin ka namin presidente iano muna yung ginawa ng sarili pamilya. Mong tatay at pamilya. Walang gagong gagawa nun, di ba? Yeah. Unless pipilitan ka under gunpoint or in jail, right? I mean that's magbigay ka sa akin ng example ng sino man sa mundo na gumawa nun. Right. Disown their own name. Sir Lord, I was telling Richard
sa mga previous podcast namin na I have this observation that the sa away dun sa katotohanan ng martial law, the people who are pro martial law are winning against dun sa anti, at least in the last 5 years. Do you feel that way? Na basta lumalakas ang historical revisionism. Yeah, mas I mean, dumadami yung tao na okay sila sa martial law kaysa doon sa mga tao na ayaw because of the abuses and all that. For whatever reason, kung dahil sa social media man yan o sa Cambridge Analytica man yan o kung saan. Tingin ko mas social media. Kasi last year, nag-moderate ako sa isang forum na in-sponsor ng Ateneo. No? Right. Sila Janeri. At merong dalawang professor sa Lasal, Richard, sila Cherry. Sinabi lang na parang okay pag kinumpute mo yung algorithm, ang mas ang, sa YouTube lalo na ang mainstream narrative is ang Marcos narrative, right rather than the opposite, no? Ngayon napunta kami sa usapin ng okay bakit, kasi well produced etc. Ngayon iniisip ko, okay, as academics, ano laban mo ron unless itatrain mo si Ivana Alawi in the intrications of martial law. Ganun. Right. So parang kung tutusin mo na ang pag narrate mo ng kasaysayan ay dapat may affect with the capital A, hindi mo magagawa yon. Yeah. Or simo ka. Mahirap ka naman simo ka. People like me. People like me. Ako din naman. I started from zero din naman. Mark, yeah. Umaabot pa ako sa point na siguro ngayon, kung gusto mong i-dissuade yung martial law narrative, sabihin mo na, kasi kung ang target audience mo ay yung mga bata, sabihin mo sa kanila na tama at maganda yung martial law. Nasa punto na ako na ganun. Kasi ang nature... May point siya. May point. Ang nature ng bata ay rebel. Lahat. Mm. So reverse psychology. Oo, reverse psychology mo yan. At yung mga hayop na yan, igagawa ng paraan na madiscovery ang totoo. Yeah. So, Tito Fortuner. Lahat tayo mag-Tito Fortuner. Alam mo, panon namin. And then, yung ginto, ba't hindi inuwi ngayong pandemya? Yung Tito Fortuner mo lahat yung mga yan para mabawi mo yan. Pero, that's a good point. Good point. Lord, anong take mo sa ano? Sa Yamashita Treasure at saka Voltes 5? Kasi ihina ako, men. Teka lang. Okay. Patapos na tayo. Don't worry. Post-recording muna tayo. Teka lang. Hindi, okay lang. Tuloy kami ni Mark. Chismisan ka namin. Ikaw, Mark, habang yung guest natin, nag-senior break. Ito. Hindi pa ito nasusumbong. Sinabi mo, hindi siya millennial. Sabi ano ko sa inyo. X ba siya? Sabi ko sa inyo. Maano tayo ni Lord Di Mayra. Nakita mo, bumawi ako. I don't forgive. I get back, you know? Nakita mo, pinawian ko siya dun sa ano. Ikaw, Mark. Chismisan natin habang wala si Lord. Kamusta? Ganda na discussion, di ba? I mean, kasi yung approach talaga ni Lord is just very different. No? Like everyone is debate here. Siya parang ikot, siya ng ikot. And parang may pagka-Socratic philosopher, no? Ikutan ka lang niya. Tapos maglabas siya ng out, something out of nowhere. I don't know. I mean, it's very fascinating the way he approaches this. At later on, doon sa patapos na tayo, siguro last 15 minutes or something, tanungin natin siya doon sa meron siyang bagong exhibit yata eh. Art exhibit. I think the ones at... He's painting now ba? Ayun pa yung salitan yeah, niya, yeah. No? He does painting, bro. Laking negosyo niyang ano. Ang laking negosyo niyang art world. Sa totoo lang. May mga this kaibigan ako yung mga oh, Renaissance man yan si Lord. Actually, isa pang friend ko. Ito's may celebrity value pa. Oh. May I mean, poetic. Hindi lang yan. Talaga, ano. May utak eh. Talaga nag-iisip tong taong to. Kaya gusto ko talaga si Lord. Ang yeah. Sayang, but Carlos Celdran did not pass away. We would have had him here also. Kasi isa rin, malalim mag-isip yung tao. Napaka-entertaining tao. Na sculptor. Di ba, meron, si Celdran, meron siya dating mag-isa lang niya nag-act kay Imelda. Like, just like one-man team, etc. Like, it would have been very nice. Actually, just to tell you a story. Before umalis si Celdran sa Espanya and all, plano namin mag-reunion. Tatlo kami with si Lord eh. At yun yung medyo disappointment namin. So ngayon, I'm trying my best kung may chance makipag-interact tayo with Lord as much as possible. Kasi he has a lot of things to say na hindi mo mailalabas sa normal medium mainstream. So let me tell you, Mark, no, as much as kami ni
Lord, we were saying na how much mahirap yung work actually in mainstream media or high caliber journalism and work. At the same time, thanks to this podcast and all, di ba, may explain namin mga to eh. I don't think we will have much. Kasi ikakat-cut lang naman yata yun eh. If we did this documentary or something, baka 5 minutes lang lumabas. Pero thanks dito sa long form ngayon, lalabas. Sorry. 1.5 hours na. Yeah. Sorry, senior break. Oh, we alam understand. Ko 1.5 hours lagi ang mga... Yeah. Yeah. Ang daming so, sinabing negatibo sa'yo ni Richard Daydaria nung... Panoorin mo yan! Panoorin mo yan! Puro paninira, puro pambabash. Hindi ka daw millennial. Secret DDS. Secret DDS. Hindi ako millennial. Yeah. So, speaking of secret DDS. Nung unang-una ako na troll, alam ko yun, may isa akong episode ng Word of the Lord na nilabas. Na ito yung unang-unang public announcement na si Digong ay tatakbo. Hindi lang, pro Marcos. Actually, tatakbo si Digong. May mga ano ako na obviously di na gets yung satire na parang para sa si Lee Kuan Yew, etc. na parang it's about time na kailangan natin ng parang ayan. Correct. Eh, hindi na gets yung mga orig na ganun. Tapos yung nilabas ako ng video, sabi nila parang anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka ng bago ng ano? Right, bago right. ng opinion. Nabayaran ka siguro ng mga dilaw. Ganyan. Yeah. Oligarchs. Hindi yata nila nag-get sa parang tol, yung panahon ni Noynoy, ganito na ginagawa ko. Right. Ganun. Every president, that's what you do. You satirize them. Medyo ganun, di ba? Kasi parang... That's your job. Right, exactly. No, I don't think they have much sense of satire and humor. Kaya ngayon, ingat na ako mag-joke eh. Kasi alam mo, Lord, even sa kabila, they're also gonna look for you. They screenshot yourself to show you're a secret DDS or something if you're not 100% with them. That happened to me. Di ba nung debate kami ni Sasot? Kawawa ako nun sa Twitter, bro. Kawawa. Alam mo yun, di ba? Kawawa ako sa Twitter. Nang bugbug ako dun. Tapos ang witty pa naman, acidic mag-ano yung kabila. Hindi yung DDS, yung kabila. Sa Twitter. May tanong ako sa yung dalawa. Oh. Bakit hindi pa kayo nag-guest? Nung, kunyari, yung mga ganong pangalan. Yeah, we will we're do. Open no? Don't worry. I'm friends with a few of them also. No, si Mark nga, gusto nga first guest nga from that side agad. Sabi ko, wait lang, let's go chill lang. Yeah, we're gonna have everyone. Project Pilipinas nga, diba? Magandang tanong. Mababash na naman ako niyan, but we have to do what we have to do. Diba, Mark? Alam mo naman ako, Mark. I'm open-minded guy. Open naman sila. I mean, Sasad was always happy to discuss. Mabanta, obviously, you know. He's always happy to discuss. Tignan natin. I'm good friends with Franco. Baka si Banat Bay ayaw sa'yo, Mark. Ngayon, ano kami? Kumbaga, kasi si Banat Bay is anti-Marcos eh. So medyo, what? Yeah. Bakit? Yeah. What? Kasi, ano nga? So sino yung support na ngayon? Si Isko? Wala Sara eh. Follow my vlog, Richard eh. Hindi mo alam, wait. 3 months ago, I have this series. It's called Real Talk BBM Sara. So ang point ko doon is at that time, Sara was still number one, di ba? So ipopush natin si BBM, parang ganun yung point. Parang mo, ganun. Diba? Na right. Parang kung para may loyalist, papayag ka ba? Pais lang kayo. Or ano lang kayo. So as I was talking like that na, so sabi ko, the DDS were attacking Lenny, tapos si Pacquiao, tapos si Isko. Sabi ko, susunod niyan, they will attack Bongbong na. Tapos nagkatotoo nga, sa YouTube, parang mga 2 months ago, itong si Banat Bay started attacking Bongbong Marcos. Kasi yung sa kampo ng mga Duterte, dalawa eh. Right. Dalawang camp siya eh. Yung Sara camp and yung Bongo Bato camp, yung grupo na yon. So Banat Bay was more on dun sa Bongo Bato PDP side. Oh, yung mga secretary ni Tatay, right, yung mga yung lahat ng mga cabinet secretaries niya. So they're on that side. Of course they're allies with the Ran, pero Sara kasi has her own eh. May sariling diskarte. So at that time si Banat Bay started attacking ano na Bongbong na. Doon ko na nakita and it has a lot to do with the drama that's playing right now. Na right. 'Di ba si Bato is meeting with Sara kanina after Sara met with Bongbong na parang nililigawan nila pareho si Sara. Na pag si Bongbong dito ka na sa akin, vice kita, sure win tayo.
o dito naman sa kabila, kay Labato, eh, huwag mong try doon yung mga taga Davao, kami ang pamilya mo. Kami ang, so may parang ganong dynamic at play eh, that the Dutertes are not yet ready to give up Malacanang to the Marcoses. Yeah. Parang 5 years mong pinagsisiraan si... Yung Lenny. Susi, nandito pa rin sa kamay na ginaganon ni Bong. Yeah, imagine this. Bigyan mo na sa amin. Five years mong nag-effort na pabagsakin si Lenny, siraan yung liberal, durugin yung mga kalaban, para lang ibigay yung susi ng Malacanang to the Marcoses sa 2022. So may ganong dynamic pa. Yun ang... That's me, yun yung difference sa vlog ko kasi I'm telling them. Yun ang gusto ko sa iyo, Mark, eh, kasi nako-contact trace mo yung mga ganito. So, it helps in my. See, I just follow the vloggers eh. Kasi merong vloggers na makita yung Run Sara Run, may vloggers na Bongo Bato. Right. May vloggers na Bongbong talaga. Lahat sila mukhang DDS. Pero merong variations. May factions. May iba-ibang factions and motivations sila. Para so, may cozy faction yung Bongo side at yung Bongbong side. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila okay. So, yun yung... Ikaw, Lord, I mean, what is your take? Because one possibility is that Duterte may have been just a preload to a Marcosian restoration. I mean, in a way, you can say, Duterte made Marcoses look good. Because, you know, I mean, look at the Marcoses. They're so regal, supposedly. They're so quiet and behave. And, you know, you picture nila sa Malacanang. So, kumbaga, like the Dutertes made them look better. In some ways, you can argue that. Are you looking at that possibility? And siguro mga patapos na rin tayo sa discussion dito. We can go on forever. Pero ikaw lang kasi nag-gin tonic sa lugi kami dito. Magtutuna pa ako. Di ba ako dapat nag-dinner? Dapat tinatanong ko dyan eh. Kasi between you and Leloy Claudio, ikaw yung mas may tamang algorithm. Correct. No, but tell us, Lord. What do you think about that? What do you think about that? Ikaw, what chismoso ka. Ginagamit mo yung mga attack ni Leloy sa akin. Oy, nakinig lang ako ng usapan ninyo. No? Hindi ko alam. As an artist, how do you think you want to deal with it? I mean, what is your coping strategy as an artist? Because maraming tao na depressed sa mga nangyari sa bansa. Like, super depressed. Minsan, paghuhusgahan mo ang mga bagay-bagay, hahanapin mo sa mga maliliit lang, yung mga seemingly insignificant details. Right. Nung na-interview ko si Bongbong noon, Senador pa siya noon, the presidency is... So far away. Wala pa sa horizon yon. So, in-interview namin siya, tinanong ko siya about flute playing. A saxophone and flute playing. Right. Sinabi niya noon na, okay, hindi talaga siya sax player kasi parang ang gusto talaga yung instrumento ay flute, no? Right. Okay, seemingly mababaw tong example. Ah. Tapos, so flute, gan. Pero alam ko kasi, J-Prox siya, no? Yung edad niya, J-Prox eh. Na, right. 63 na ba? 64 yan. Yeah. Tapos may sinabi siya na, may sinabi siyang banda. Alam niyo ba yung bandang Jethro Tull? No idea. Oh, i-Google niyo yun. Google natin. Yung Jethro Tull was a band noong 60s, 70s na isa sa mga kinategorize as prog rock, progressive rock. Aba, may social commentary din. Pag sinabi progressive, hindi yun lyrics-wise. Yun ay parang, isipin mo kombinasyon ng classical na komplikado ang mga metro, ang mga notation, with rock. Yan. Ay, nakita ko na sila. Uh-huh. Tapos, sinabi niya, flute. Sabi ko, may sinabi, idol ko si Ian Anderson, yung vokalista ng Jethro Tull, who also happens to play flute. Yun. Yan, si Ian. Tapos sabi niya, nung na-raise yung issue ng Jethro Tull, nag-iba yung ano niya, man, yung verve niya. Into new zone siya. Parang something... Nag-iba yung energy niya. Right. Vibes niya umiba, yeah. Tapos before that question, nag-iba rin yung topic yung nung vibe niya. Nung tinanong ko siya, ano yung pinakahuling kinain mo bago kayo umalis sa Malacanang? Oh, what a question. Alam niyo ba kung ano yun? Ano yun? Alam ba kayo? Bagong na naman. Hindi.
dinuguan. Dinugo. Yeah. Okay. Yeah, something along those lines I was thinking. Yeah. Ito yung tip, sorry. Wow. That's an interesting trivia. Kapag may gusto kayong tanungin to humanize anyone, ask them about anything that deals with food. Right. That's a very interesting question. Kasi, yeah, iba yan eh. Galing na. Paano mo naisip yung question? Did you really try to psychoanalyze or just that pop Hindi. Up in your mind? Kulitin kasi natin to. Kasi parang ando na ako sa mga, okay, wow, we get past yung mga diktador ganyan. Parang, so, ikaw. Do you think, Lord, that's really the way forward? Because Mark keeps on saying, lumalakas yung revisionism, medyo laos daw yung line nung kabila na parang paulit-ulit lang ganun. So what do you think should the people who are, I mean, of course, I'm not trying to paint you political, but I'm saying, like, if you don't agree with the historical revisionism at all, ano bang laban mo dyan? Obviously, fact-checking has utility only to a certain degree and it could even backfire. But beyond fact-checking, what should you do? Hindi ko yan pwede sagutin kasi hindi pa ka sagot, hindi pa ka tapos sa gusto kong puntong tapusin. Ay, sorry. About Jethro Tull. Okay, Jethro. Balik tayo sa Jethro. Sige. Oh. So, nag-discuss kami what Aqua lang yung hit single ng bandang paborito niya. Correct. Sabi niya, oh, this is interesting. Sabi niya, pare. Ginamit yung word na pare. Hindi ko alam kung in-edit out yung sa interview na. Sabi niya, pare, meron pa akong picture na naiwan ko sa Malacanang na yung Ian Anderson kasi na idol niya, flute player, at meron siyang long hair. Long hair. Tapos yeah, ganun, yeah. Meron siyang malapan, yung pan na pose na nakaganan yung paa. Right. Ayan, dito yung picture sa Google. Sabi niya, meron akong picture na mala Ian Anderson na parang ganun. Siya mismo daw. Wow. Siya mismo. Interesting. Isipin mo, after many years, yun ang naalala niya. Pinaka-naalala niya. Wow. Naalala na both yung pinag-fatigue siya ng nagsuot siya ng fatigue nung EDSA 86 kasi he was put in charge, sabi niya, of security na parang, okay, mukhang wala lang papagtitiwalaan dito, ikaw na lang anak ko, ganun. Pero, ba baby naman siya daw, the baby sila, di ba? Sabi niya, ulul. Pero, nung tapos na yung interview namin, nag-uusap, pinipilit pa rin pag-usapan, si Jethro Tull. Yeah, I can see. Anderson. Grabe. Ko parang, what's going on? Ah, okay. Man, more than yung ano, yung buong narrative nung kanilang away, yung nag-tracker, yun ang nare-retain sa kanila. Yun yung life world niya, to use the German philosophy. Yun yung life world niya, Yun yung life world niya, yeah. Ano sa German yun? Life world. I forget the German. The Hegelian, ano. Hindi, parang kumbaga. Kumbaga Heidegger pa tayo dito. Kumbaga, di ba minsan yung small talk, minsan doon mo nare-reveal yung sarili mo eh. That's my point. Life world nga yun eh. Yun pero life. Sa akin parang, tangina no, kung wala lahat to, may banda siya, mag-uusap mo ito sa banda. Parang ganun. Parang kawawa lang tong taong to na Lebensfeld. Lebensfeld. Yeah, okay. Yeah. Iba to sa ano no, yung kay Heidegger. Yeah, we can wait lang. Pero naano ako dito kay so because ako ang take ko kay Bongbong, I don't get the Marcos vibe from him. It's a different vibe. I don't know. And someone told me, "Oh, you're just underestimating the guy." Inatake ako na some friends kasi no, as he just has a different vibe. Tapos I spoke Ilocano to him a little bit just to test another to minutes sa Ilocano ka. Pero sabi niya, masyado kong maputi. Ilocano. Tingin ko. And then parang dito lang pwede mo siya tap sa. Like I was not pleasantly surprised. Yeah, I was confounded. Hindi Ilocano mo si ano? Si Bongbong? Yeah, si Bongbong. Oo. Pero sumagot siya yung Tagalog sa. Hindi marunong mag Ilocano yun. Kaya nga sumagot siya yung Tagalog mas sa. Mas magaling pa siya magwaray kaysa siya mag Ilocano. Yeah, yun nga eh. So I just felt this is more Romualdez than Marcos. Yeah, yun lang sense ko talaga. I don't see he's more Bisaya than Ilocano to me. Ay, yung basa ko, he doesn't give this vibe. Eh. Ilocano vibe is different. Eh. Yung Bisaya vibe is so relaxed. Like ikaw, relaxed ka eh. Mark, Richard, mas makukuha may lingwahe ng nanay mo kaysa sa bagay, sa tatay. Yeah, sa bagay. Especially na lalaki ka. Boys are more close to your parang demo. Ganun din. Parang si Sara din, ano? Inisip natin parang, oh, Sara Duterte, makukuha si Digong. Hindi,
Ngayon pa lang nakikita mo na hindi ganun eh. Yeah, she's her own mind. Yeah, yeah. So, Lord, what do you think a Bongbong Marcos president will be? You think he's really gonna call the shot, or is it Aimee gonna call the shot? Like, again, this is wild speculation, but no one is doing it properly because very few people really met him before judging the guy. So for some of us who have met him, I have some ideas of my own. Pero interesado din ako sa iyo, anong take mo sa kanya? Unless, Mark, you also met Bongbong recently. You wanna add something? Please go ahead. Yeah. Ako no, I haven't pa. Si Mark. Ikaw. Gusto ko marinig si Mark. Ikaw, basa mo, Mark, kay ano, Bongbong. Anong basa mo? Basa ko kay Bongbong. No, so like, sure if you were the president, I'm not really sure din pag siya per se. Ang alam ko lang, ang makakabalik lahat, yung Old Boys Club. Right. Everyone who has been loyal to them the since na umalis sila, makakabalik sino lahat. Sino yun? Si Enrile lang buhay doon, Mark. Yung families nun. Kung sino man yun. Oh, sige, sino? Kunyari, sino maging Secretary of Health ni Bongbong? Sinong buhay na Old Boys? Pero kasi tanong yun, sino yung Old Boys? Teka lang. Yeah. Oy Lord, you're harsh. I mean the political mostly from I'm thinking the Ilocos, the big names from Ilocos. Wala kang Biden, man. Wait, ultimo yung wala rin sa ano, Old Ilocos Boys Club. Right. I mean sila Chavit and sila I'm not sure that ganun sila ka-close kay Chavit. No, I mean Romualdez, I could say. I think Romualdez will have some good times under Marcos. I can sense that. Even if that's straining the argument, no. Right. Sino pa? ito ata. Kasi tinitingnan ko din diyan how much GMA will be involved. Okay. That's an interesting. If she plays a big part doon sa ano niya. So, merong ilang ano mapupunta sa kanya. The same way na nangyari kay Digong. Oo. Kasi... May quota siya. Tatlo siguro cabinet member makuha niya. Parang ganun. Pero kasi, kung inaano mo yung paradigm ng Marcos, na ina-assume na yung buong cabinet niya, o may fear na, yung buong cabinet ni Bongbong ay, oh, Marcos, ano pa rin itong mga to. Yeah, yeah. It's as if na parang, it's 1972 all over right. Which I think they won't do. I think the biggest fear naman lang if Bongbong Marcos wins is how it will affect our textbooks. I think the right question you should be asking, sino yung magiging in charge sa education? Right. How will that affect yung mga textbooks natin? Also yung history is PCGJ, yung ill-gotten wealth issue. Yeah, of course, a lot of yun. Issues. Parang naman may ginagawa yung PCGG ngayon, di ba? Yun na. May $4 billion daw na ano, $4 billion na ano. Anyways, we can discuss about that. But we're about to end also these discussions. Thank you very much, Lord, for that. For me kasi, ano eh, immediately when Bongbong is gonna be there, there's gonna be a fight back by the other side. So, maging magulian. But I won't be surprised, Lord, and Mark, let me tell you, I won't be surprised. I've said that in some of my briefings and all. I won't be surprised he will try to extend some olive branch and create some sort of a mini rainbow coalition, bring some people na medyo respectable in, giving some industrial trade policy vision. You know what I'm saying? Like Bongbong will try to present a kind of a more acceptable face and extend the olive branch. Do you think he will be authoritarian? I think they will try to surprise everyone by trying to show that they're not just the Marcoses back. They're gonna Correct. Be Imelda will do Imelda, right? So they'll allow Imelda have your show, right? But Bongbong and Aimee, especially Aimee, is gonna do all PR. Forget about Cambridge Analytica. Lahat ng Analytica sa London ay pupunta dito. All of these great analysts. I think it's gonna be, the first year is gonna be like that. No, kasi, they're gonna try to gawin mukhang tanga yung kanilang critics. They will deliberately do that. Feeling ko lang, ha? Medyo ang stupid ng idea na parang, okay, diktador ng tatay mo, tapos uulitin mo pa yon. Agad, tapos agad pa. Like, boom, 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 boom. Yeah. Okay. Right. Saka, sorry, medyo yung pagiging authoritarian entails a certain amount of discipline and vision and intelligence. Medyo mahirap yun. Yeah, yeah. Nakita natin yung kay tatay, di ba? You need to be competent to be dictator. Correct. Putin is competent enough. So I'm just saying. Oh. I like that you said that, Lord, and I have to emphasize. On a final note, Mark, mayroon kang questions before we wrap it up kasi dalawang oras na kasama pa yung ihi-break mo. Dalawang oras ka ba? I-edit yun naman daw, di ba? Hindi. Yun na yun. Not so much. Yung bathroom break lang siguro. Wala. Joe Rogan. Ito. Huwag mo tanggal yung bathroom break. Ang, may sinabi ang ako parating, doon. Pag nag-uusap kami ni Richard, I always tell him na this is what I say sa vlog ko.
ang feeling ko talaga, Lenny, dahil sa all the 5 years of attack coming from the DDS and Lenny and the Liberal Party, napakaliit ng chance of winning. And that's why ako I'm on the Isko side. We wanted to try something new. Pero yeah. pero yun yung tingin ko. Ikaw, what do you feel? Last things to say, yeah. Exactly, magta 2 hours na tayo. Ako talaga. Go! This is the point of the podcast, wild speculations. Fearless forecast or fearful forecast if you want. Okay lang sa akin. Okay lang yun, yung takot na forecast. Yung mga, I think, kunyari kung si BBM would be a serious contender. He is already the top contender, yes. It's a factor. Sabihin natin yung survey. Pero, ibang usapan yan kapag binataw mo yung, sorry, pero anong ginawa mo nung pandemya? Parang ganyan. Pwede ilabas yan. Yeah, that's the line. Mag-isko line din niya. Especially yan. Anong ginawa mo nung pandemya? Nagka-COVID ka, di ba? Parang, Or, ano achievement mo? Yung tatay mo, marami. Ikaw, ano? Yung parang gano'n, di ba? Yung pwede mo rin gano'n. Hindi, pagpitpita ng itlog. Sige nga, anong ginawa nung pandemya? Parang gano'n. I-erase yan eh. Talaga, nagpakatahimik ka itong past 6 years. Nung nagkaroon ng krisis sa health, anong ginawa mo? Posibleng maging major issue yan. So, hindi ko alam kung ano maging sagot dyan. Kasi hindi naman pwede na parang, oh, my father has been a great leader for many, many years. Pwede ba yun? Yeah. Walang takas yan. Yeah, yeah. That's a loop. Make the station great again. Yeah, marami siyang weaknesses. Let's see. I think, especially if he's very leading, na 40% talaga abutan niya with Atsara. Ano yun siya ng lahat? Atakin siya. Si Pacquiao already positioning, di ba? Alam natin na marami pa pwede mangyari. I mean, yeah, exactly. Yeah, of course. So, alam mo, ang pwede lang makasagot na tama dyan, si Hidarian, hindi si Leloy Claudio. Okay, so Lord, do you have something to tell us? I think you have art exhibit. Are those paintings behind you yours? Can you tell us a little bit about? So we know you're a writer, we know you're a musician, we know you're a broadcaster, we know you're a trollish figure, but number 5, are you a painter? Are those your paintings? And what's the vibes? What's going those on there? Those are my paintings, but I'm not a painter. But there's an art there, so... Are you selling your art? Ito, magma-manager na daw si Mark eh. Beta mo ako, Mark. Yan ang pinag-usapan na nung nag-i-break ka. Pentain daw niya yung paintings mo. Beta mo ako, Mark, ha? Beta mo ako, Mark. Alright, thank you so much. Thank you so much, Lord. Oh, guys, thank you guys for inviting me. Alam ko na distinguished lahat ang mga gine-guest ninyo. From Leloy Claudio to Samira Gutok to the professor from UP. Ngayon, you're scraping the bottom barrel. So, right. Don't worry, ang susunod sa'yo si Atom Aurelio. So, ayun, pabawi lang. May level lang tayo, may levels tayo. Kurutan ang gusto niya. Thank you so much, Lord. Lord, what is art to you? And why is art important in our lives? No, anong natutunan mo sa H&M? I just wanted to pick your mind. What is art to you? What is art? My God. It's self-expression thrown out into the world, hoping that the world would understand you. Right. And if the world doesn't get it, then fuck it. Right. That's the ending I was looking for. Thank you for falling for it. Exactly. Maraming salamat. Thank you very much, everyone. Mark, salamat, Mark. Ha? Salamat sa kabarong ka para sa amin. My favorite is... That was good. Talamakan. 11:33. Wala Mark, na, midnight na. Pambawi lang, Mark. Hindi ka kamukha ni Harry Roque. Kasi alam namin, pag hinila namin yung tuktok mo, hindi yan pwedeng dumikit sa wall. Yan. That's a very Lord Rivera way of ending it. Sorry. Alam ko baka pwede bang makita yung mga libro sa likod mo? Yeah, this is all Russian warranties. I, ano,
yung camera mo ba ipwede mong ma, ma hindi, mahina. Mahina to. Ano lang yata to eh. I can send you a picture of it. Hindi. So dapat this para is all Foucault. This is all Foucault. My this God. Is obviously Nietzsche, Plato. And then this is all Russian, Dostoevsky, Turgenev. This is Hannah Arendt. This is Obama, blah, blah, blah. So yun. Everything is my ISIS doon, my ano doon. Oh. So yun. This is bakit, like, this is my youth. Bakit yung Foucault ay naka place Egyptian. Sa medyo kita, naki, ano? Naka-cover? Oo. That's the point. Actually, I want to use Foucault to analyze Duterte. So, medyo secret project. Talaga. Yeah. Upcoming, yeah. Dapat ba siyang ikulong sa Opticon, ganyan? Siya ang Opticon. Hindi lang Optimus. Optimus Prime Opticon. Yeah. So, we'll discuss. No, mayroon akong lalabas na ano. Review ako ng book kay Vicente Rafael. He used Foucault yan. So, I'm gonna review it for Mekong Review. Lalabas yan soon. So, nice. Purong Foucault yan. So, nice. There was a night, it's all Foucault and all. But anyways, thank you very much, Lord, for salamat. For thank you. Panopticon. Panopticon pala. Sorry, medyo. Sabi ko? Opticon. Opticon. Optimus Prime ba yan? Panopticon. Yeah, medyo yeah, utilitarian school yan. But maraming salamat. Thank you very much, thank you. Lord De Vera. And marami pa tayong pwedeng pag-usapan, but I didn't want to put you on the spot. So thank you for being open. Thank you very much, Ryan. So ito yung episode 18, Project Pilipinas. Please continue to watch us. We have more guests and interesting people to come in. Definitely more interesting than Lord De Vera today. Mm. At we'll make sure hindi replacement lang. Mga ano, totoo talaga. Mark, do you have something to say? Final words? Well, thank you very much. Lahat ng nag-join sa amin for the last 18 episodes. And thank you. Ako, this one is my favorite so far. Wow, I'm sorry for that. Sorry sa mga past guests. Pero right. Lord, ayun. Ikaw, favorite mo ba kami? Naman, Lord. Go. Sagot ka nga, Lord. Screenshot natin si Lord ng Nexus. Ba't di ka makuha si Lord? Favorite episode ko to. Yeah. Smoke ka pa. Yo! That's it. Talo pa natin si Elon Musk. This is the future, man. Salamat. God bless. Thank you very much. Project Pilipinas. Matulog na kami. God bless. Thank you.